atong speaker power na yun, no? My dear friends, 1 million! 2 million! 3 million! Bilyong-bilyong palakpak para kay power speaker, training specialist of AIM Global, Sir Jorgen Gonzalez! Maski pa! Jason, palakpak naman natin si Jason. Nilagyan ng sili yung kwet niya, no? Ang nipag pagsalita. Tama ba? Tama! Alam mong payaman kasi excited talaga, no? Yes! Yung mga hindi excited, hindi talaga yayaman. Lagi na dito sa Bohol, kilalang-kilala yung tarsier. Diba? Yung tarsier, ano ginagawa? Diba ganito na yung tarsier, oh? Diba minsan may prospect kayong ganon? Pag nag-OPP ka, ganon lang siya, oh? Talaga yayaman yon, ha? Pero kayo mga taga-AIM Global, excited kayo, payamang kayo talaga sa negosyo ko. So again, it's nice to be here again in Bohol after a few, kailan ba ulit nandito? Last year pa, no? But before I even begin, I'd like to greet everybody a Happy New Year. Kasi, New Year ngayon, eh, tama ba? Kaya lang ng mga Chinese. Kaya, dineclare din na, you know, holiday for the first time, yung mga past Chinese New Year, hindi po dineclare na holiday. Pero ngayon, first time na dineclare na holiday, kaya, you know, because it's a festive celebration for the Chinese also, kaya babatingin ko kayo ng Kung Hei Fat Choy. Kay Ernie, tama ba? So, anyway, ang pag-usapan natin ngayon, as everybody knows, mag-NDO ako. So, sino po yung first time na makakatend ng NDO ko? Nasaan kamay? First time, ang dami. Ngayon, ganito na yan, ano? Yung maririnig nyo sa aking NDO, available din po to sa YouTube. No? Pwede kayong mag-after this, gusto nyo i-review yung NDO, just click my name, Jorgen Gonzalez. Lalabas po yung NDO ko, online, at saka yung ASAP. Because ang training na mga ginagawa natin sa head office ngayon, aside from the OPP, aside from the product demo and NDO, meron na po tayong tinatawag na ASAP or ASAP training. Familiar na ba kayo doon o hindi pa? Yung ASAP training, ASAP, basic seminar din to training na ginagawa sa head office ngayon. So primarily, meron tayong product demo tsaka OPP. Tapos merong NDO. Ang third na atingan ng mga distributor, itong ASAP. Ano ibig sabihin ng ASAP? Alliance Success Achievement Program. So, hindi pa po namin kinukonduct yung ASAP in most provinces, pero one good thing about technology nowadays, kahit wala pong nag-ASAP training dito sa Bohol, available to sa YouTube, kaya pwede po kayong panood. Okay, pwede nyo panoorin. So, importante rin tong ASAP kasi after the NDO, dito namin pinapakita yung bigger picture ng business. Why? Kasi ang networking ngayon, you know, I've been involved in networking for 15 years now. Nag-join ako dito, 21 years old lang po ako. So that gives you an idea kung ilang taon na ako ngayon. 25. So, nung muna ako mag-join, iba ang setup ng networking ng mga panahon na yun. Okay? Iba po ngayon. Ngayon, ang networking, iba na kailangan, being a networker, nowadays, kailangan marunong ka talaga. Kailangan knowledgeable ka about dun sa pinasok mo. Why? Kasi marami na pong network marketing companies available ngayon. So, kung hindi nyo alam yung AIM Global, kung hindi nyo alam yung in and out ng AIM Global, ng business natin, marami tayong competitors. Kaya dapat, yung competence level mo, yung galing mo, umakyat din. And maganda sa AIM Global, isa po tayo sa mga companies na may tawag, kung may tatawagin tayong department, na training department. And I'm sure, last week, nagpunta dito si Arnel Limpin. Tama ba? Yes. So, isipin nyo, after nung training director, ako naman. A few weeks from now, may darating na naman dito sa Bohol galing sa Maynila. Gusto nyo ba yun? Yes. So, we will make it a point na at least meron pong pupunta dito once a week from Manila. Gusto nyo ba yun? Yes! So, opportunity for everybody yun para mag-train, magdala. Kasi we are trying to strengthen our position. Dahil patuloy na lumalaki ang AIM Global, and we happen to be the largest and biggest networking company in the world. Para manatili po yan, no? Kasi one, you know,
isa sa disadvantage pag number one ka, wala ka nang tinitingnan ahead of you. Wala ka nang tinitingnan na yung hinahabol ba. Okay? Kaya hindi po tayo pwede maging complacent. Ibig sabihin, hindi tayo pwede magpakampante. Kailangan, habang number one ka, talagang minimaintain mo yung pagiging number one mo at lagi kang, o lalo kang puputok pa. So, kaya naman, umiikuto kami sa buong Pilipinas and nakakatuwa because sa kanina, as I was going here inside the room, nasalubong ko si Wilfredo. Kailangan niyo ba si Wilfredo? Yes! Hindi ko malimutan si Wilfredo because the first time I came here, the first time I met him, last November yata yun, Ernie. Tama ba? So nagpatotoo siya doon sa recognition rally dito eh, di ba? Na, you know, to yung vendor, tapos nakabili ng Hyundai Elantra. Nung narinig ko yung kwento niya, ang hindi alam nito ni Wilfredo, kada ikot ko sa Luzon, lagi siyang laman ng OPP ko. Why? Kasi ang gandang example nung success story niya. Tama ba? And guess what? Marami sa mga iniikutan ko sa Luzon and even Mindanao, as I talk about this business, nai-inspire sila kay Wilfredo. I think kung mas nai-inspire ang mga taga-Luzon, nai-inspire ang mga taga-Mindanao, dapat may inspire lalo na ang mga taga-Bohol dahil kasama nyo dito mismo si Wilfredo Laway. Should be very, very proud. You should be very proud about him. You should be very proud about Leo Kaduyak because their success stories are from rags to riches. Ibig sabihin, sa negosyong to, walang pinipili kahit sino ka pa, kahit anong pinanggalingan mo, regardless of your background, pwede ka maging milyonaryo sa AIM Global. Gusto niyo ba yun? Well, number one, ang pinag-usapan natin sa NDO, ang NDO, pagpapalalim na to. And this is important, very important, lalo na sa mga nag-i-start ng distributors. Lalo na sa mga magiging downlines ninyo. Kasi, hindi po sapat yung makakatend sila ng OPP at saka product demo. Dapat, dito, lumalim yung motivation nila, they should know how to do the business properly. In fact, in my experience, marami pong nag-quit sa networking kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Tama ba? Pag nahihirapan na, it's time to give up. Kaya doon pumapasok yung importance ng NDO. One thing na dapat na-overcome sa NDO or sa business na to, ang isa sa mga dapat na-overcome nyo, yung tinatawag na personal fear ninyo. Pag sabi personal fear, yung mga personal doubts ninyo, kailangan matanggal ho to sa puso at isipan ninyo if you want to become effective and successful in this business. Why? Marami po mga distributor, sold out na sila sa idea ng networking. Sold out na sila dito sa AIM Global na pwede silang umaman. Pero would you believe, marami sa atin, pag nagre-recruit, tapos pag uwi ng bahay, nagre-recruit na, umaattend, nag-OPP na, pero magugulat ka. Pag umuwi ng bahay, anong sasabihin sa sarili niya? Yayaman kaya talaga ako sa negosyong ito? Ha? Totoo kaya talaga ito? Tama ba? Minsan naiisip natin yan, ano? Lalo na pag may mga recruit kayo na hindi dumadating. Lalo na pag ini-injan kayo. Tama ba? Alam kayo kasi, napagdaanan ko yan eh. Lalo na pag nahihirapan ka na, parang napasok sa isip mo, totoo kaya to? Parang iba explanation nung umatenda ko ha? Parang nung umatenda ko, ang ganda, pag ginagawa mo ng lintik, napakahirap pala. Tama ba? Yes. So, nagkakaroon ka ng pagdududa along the way. And normal yon because ang tao, ang pinakamadaling paraan, pag tayo'y nahihirapan, is to easily give up what we are doing. Pero I'd like to explain it to you that this in this business, kung talaga gusto nyo maging successful, dapat sa isip nyo pa lang, successful ka na. Ulitin ko ah, dapat sa isip mo pa lang, successful ka na, tinatrabaho na lang natin. Ang mahirap kasi yan, hindi ka pa successful, pati yung isip mo, hindi rin successful. Nakuha nyo ba? Yeah. Hindi ka na nga successful pa, pero yung utak mo, nag-aagaw-iisip pa siya. Ano yung nag-aagaw-iisip? Yung kabila ang sabi, kaya mo yan. Yung kabila ang sabi, hindi mo kaya yan. Nagdadalawang isip ang tawag dyan. If you want to become successful in this business, 100% dapat wala kayong kaduda-duda at wala kayong takot na talagang yayaman ka sa alayang emotional program. Ang ibig sabihin nun, kahit nahihirapan, kahit walang recruit, kahit hindi pa kumikita because lahat ng may value sa mundo pinaghihirapan sa una. Bakit ka dapat mahirapan dito? Yayaman ka eh. Yun yung hindi umaman, napakahirap. Diba? Yung nga lang buhay na simple, napakahirap mabuhay, umaman pa kaya. Tama ba? Yes. Lahat ng may value, pinaghihirapan. Lalo na pag moral, legal, at saka ethical. Pag nakakauma, ang hirap eh. Yung legal pa kaya.
Tama ba? Yes. So, paano mo overcome itong fear na ito? You have to understand the reasons for your fear. Number one, ang fear ng maraming tao, lalo ni mga prospects ninyo, ayaw nila mag-join. Kasi meron silang fear of failure. Ano itong fear of failure? Baka hindi ako mag-successful dyan, baka hindi ko linya yan. Baka para kila Wilfredo, kila Leo, kila Elni lang yan. Pero personally, meron silang personal fear kung tawagin. Ano yun? Yung fear of failure. Baka hindi mag-tagumpay. Ito ano, sasabihin ko po, ang opposite ng success, ang kabaliktaran ng success, the opposite of success is not failure. Failure is a part of your success. Kaya kung meron kayong mga medyo kabiguan na nararamdaman pa isa-isa, pakunti-unti, paminsan-minsan, part yan ng growing up nyo sa negosyo ito. In fact, let me tell you will be facing a lot of failures in this business before you become successful. Ang ticket ninyo para maging successful, guess what? Failure. Ano ba yung representation ng failure dito sa business na ito? Akala kasi ng marami, pag ikaw tumatagal sa business na ito, halimbawa, may maririnig kayo, nakabili ng sasakyan after 3 months, yung iba, yumayaman after 6 months, yung iba, nagiging milyonaryo 1 year. Ikaw, 1 year ka na, bakit ako hindi pa ako milyonaryo? Tama ba? Kaya nag-treatment ng iba dyan, failure yata ako. Kasi siya, nagawa niyang 3 buwan, 6 buwan, 1 year ako, 1 year na, wala pa rin, isa pa lang recruit ko, 1 year na ako. To most people, ang kanilang acceptance, failure na sila, if after some time, hindi sila umaangat. Mali po. Why? A person who doesn't quit sa negosyong ito, wala namang pupuntahan yan eh. Tumuloy ka lang, saan ka ba pupunta, eh di talagang magiging successful ka rin. Huwag ka lang ihinto. Kaya huwag niyong ititrick na failure yung mga tipong hindi nyo pagkita sa una. Yung hindi paglaki ng grupo nyo sa una, normal yun eh. Ganun talaga. So, huwag kayo matatakot ho dito. Ang nagkukwit lang, ang nagiging failure lang sa negosyong to, nobody fails in this business. People only quit, that's why they fail. So, saan hindi ka nagkukwit? Tuloy ka lang, magiging successful ka. Eh, Georgette, paano kung 1 year na wala pa nangyayari? Tuloy ka lang. What is 1 year? Ilang 1 year na lumipas sa buhay niyo na wala namang nangyayari din? 2 years, wala pa rin nangyayari? Tuloy ka pa rin. What is 2 years? 3 years, wala nangyayari? Diyan na. Diyan na. Diyan kayo lalong tumuloy kasi nakakahiya na 3 taon na wala pa nangyayari sa'yo. Ha? Kaya niyo ba? So, do not just give up. Kasi, sa totoo lang, iba-iba naman ang sitwasyon natin eh. You know, isa sa mga trabaho ko, umikot sa buong Pilipinas. Nagpupunta ako ng Davao. In fact, next month, I'll be in Davao again. Isa sa mga pinakasikat na distributors natin sa Davao, si Mr. Jun Agarao. Jun Agarao, ang background po, dating embalsamador. Ha? Ngayon, Jun Agarao is nearly 2 years in the business. 6 months pa lang sa negosyo, nakabili ng Montero Sports. After less than about 1 year, naging global ambassador. In less than 1 year, naging millionaire silkin. Ngayon po, magto-2 years na siya, nagpapagawa ng bahay, napakagandang bahay, bago na naman yung sasakyan niya, pangalawa, yung Day Tucson. Ang monthly average income, 400 to 500,000 per month. Dating embalsamador. Magto-2 years pa lang. Wala pa 2 years, magto-2 years pa lang. Ngayon, pag nag-uusap kami, sasabihin sa akin, sir, kasi pumunta kami ng Davao, pumunta kami ng Tagum, pinagdadrive niya ako. Nadaanan namin yung dati niyang pinagtatrabahoang punerarya. Sabi sa akin, sir, dyan ako dati nagtatrabaho. Tinignan ko ngayon, maayos na nga yan, sir. Kasi dati, sa second floor kami mga embalsamador natutulog. Doon sa baba namin, nandun yung morgue. Habang natutulog kami, naaamoy namin yung mga bangkay at saka yung mga formalin. Sabi sa akin, hindi yung nagaraw. Kaya sir, alam mo sa totoo lang, pag may mga taong nagtatanong sa akin, ba't ang bilis ko maging successful sa AIM Global? Ang sagot ko lang, simple lang. Magkaiba kasi tayo ng sitwasyon eh. Ako, gusto ko ba malagi na lang natutulog na iba ang ilalim ko, bangkay? Magkaiba naman kami ng sitwasyon eh. Kasi sabi niya, ako pag hindi ko ginilingan sa networking noong mga panahon na yon, magugutom ang asawa at anak ko kasi pinagkakabuhayan ko lang networking. Kaya yung iba, huwag niyo kukumpara yung sitwasyon nyo sa iba't ibang tao. Kaya yung iba, nagiging successful ng mabilis kasi desperado silang maging successful dahil sobrang lugmok ang kinabubuhay nila.
So do not compare yourselves. Kasi may tayong sitwasyon eh. Kaya pag hindi mo nakukuha yung level ng success na meron yung cross lines mo, huwag mong isisipin na failure ka. Uulitin ko, huwag ka lang magpukwit, masasaamba, payamang ka talaga sa negosyo ngayon. Wala kang pagpapunahan. Hindi ako nga ng kwento. Another story we have is Mr. Johnny Formentera. Tubong Leyte po to na nag-migrate sa Metro Manila. Di ba marami mga ganyang kwento? Komportable sa probinsya, pumunta ng Maynila. Pagpunta ng Maynila, naghirap. Nagtrabaho po sa Malabon. Si Johnny Formentera, trabaho sa Malabon. Pedicab driver. Nung nakilalang AIM Global, pedicab driver. Can you imagine, nag-join sa AIM. Ipinangutang yung kanyang global package. Ngayon po, si Johnny Formentera, pedicab driver, karamihan ng kilala niya, ano rin, pedicab driver din. Kasi kung ano kayo, hindi nyo kakilala mo, tama ba? Ito pa masakit, dahil hindi naman taga siya talaga taga Maynila, ang karamihan ng kakilala niya, wala sa Maynila. Eh di ba ang networking, kailangan marami kang kakilala? Problema niya, nung nasa siya nasa Malabon, wala siyang kakilala. Kasi, taga-Leyte nga eh. Tapos pedicab driver. Pero dahil naniwala sa AIM, naniwala sa kanyang sarili, ginawa ang AIM Global. Medyo nahirapan. Medyo, you know, matagal bago umangat. Pero ngayon ho, after 3 years, nagda-drive ng Kia Rio. Brand new, kulay puti na Kia Rio. 3 taon. Sulit o sulit na sulit? Sulit. You see? Matagal ba yung 3 taon? Hindi. Marami po akong kilala. 10 taon ng empleyado. Ni 4 na gulong, hindi pa nakakabili. Gulong ng bitikleta, meron. Pero gulong ng Kia, wala. And to think na dati po siyang, pedicab driver, ilang kayang padyak ang gagawin niya? Ilang ganun ba? Yung padyak ba? Ilang pasahero kailangan niya para makabili ng Kia Rio? Malamang ga-elepante na yung legs niya, hindi pa yung nakakabili ng Kia Rio. Nakuha niyo ba? Yes. Ganun kaganda yung opportunity yung ginagawa ninyo. So, irrespective kung gano'ng kakatagal, pagdating mo sa finish line, wala namang magtatanong sa'yo kung gano'ng kakatagal eh. Pagdating mo sa finish line, nagtatanongin sa'yo, ano naman ang mga napunta o nabili mo sa mga pangarap mo? Kaya, do not just give up. Because we're getting stronger, palaki ng palaki ang AIM Global. Make no mistake, nagsisimula pa lang ang AIM. Yung pagputok na nakikita nyo dito sa bowl, hindi pa yan ang tunay na pagputok. Sasabog pa ang Alliance in Motion. Daniel! Number 2. Huwag kayong magpapadala kung marami kayong rejection. Marami ba to? Yes. Sino dito yung hindi na-reject? Ha? Ipako sa krus. Ha? Bakit? Pagka ikaw po, hindi ka na-reject, abnormal ka. Ibig sabihin ng hindi na-reject, walang nire-recute. Totoo yan, ayaw nyo ma-reject? Huwag kayong mag-recruit. Yun nga lang, huwag kang mag-recruit, wala ka din makukuha sa negosyong to. So dahil nag-re-recruit ka, part ba rejection? Yes. Part. Ganun talaga. Nung ako'y nagsimula sa negosyong to, na-reject din ako. Sila Doc Ed, sila Francis, sila John Aspirin, sila Elmi. Marami mga leaders dito before they become successful, na-reject din sila. So, ang issue dito, hindi natin maiwasan ng rejection eh. Wala akong magagawa talaga dyan eh. Ang issue dito, paano mo kukontrolin yung emosyon mo para hindi ka maapektuhan sa mga rejection na to? Why? Sa 16 years, 15 years na experience ko, marami nagkukwit dito kasi nare-reject. Pag tiyano mo, ayoko na-apply, magkukwit na ako. Bakit? Walang sumasama sa akin. Walang naniniwala sa akin. Kaya magkukwit na siya. Kasi nare-reject. Nakuha niyo? Yes. Pero ulitin ko, maraming hindi maniniwala. Pero tasabihin ko sa inyo to, hindi lahat maniniwala, pero may mga maniniwala. Yes! May darating ding alas. May darating ding agila sa network mo. Makakakuha ka rin ng gagalaw. Makakakuha ka rin ng maniniwala sa'yo. Kaya ang ano dito, ang solusyon lang dito sa rejection na to, isa lang. Hindi natin may iwasan to eh. Ang issue dito, masasanay ka rin dyan. Ha? Kagabi, galing po ako sa Cebu. I was just in Cebu. And when I was discussing this, sabi ko sa kanila, tandaan mo itong rejection para ka lang kalyo. Alam yung kalyo? Kabol ba yun? Kabal. Kabalintag tuloy. Kabol. Kabal.
Parang kubal lang yan. Ano ibig sabihin nun? Sa una lang, masakit. Pero pagkaliw na siya, wala na siyang pakiramdam. Kaya masasanay din kayo dito, darating ang panahon, magiging kubal ka rin. Wala ka ng pakiramdam sa rejection pagdating ng araw. And dapat lalo niyong pangigilan. Yung mga tao nagre-reject sa inyo, gawin niyo silang booster. Ano yung ibig sabihin ng booster? Yung para silang tambucho nilalagay sa likod mo para lalo kang bumuluso. I-challenge mo yung sarili mo, ayaw mong maniwala. Ako, sabi mo sarili mo, pabalikan na lang kita pag may kotse na ako. Yung ayaw maniwala, ayaw nilang maniwala, ayaw ko na din. Hindi dapat ganun. Pag may hindi naniwala, make it a challenge for yourself. I know that because I was an active distributor for 16 years. Bago ako maging training specialist ng AIM Global, active na distributor ako. And believe me, I underwent those things that you're undergoing right now. Pinagdaanan ko yan, kaya alam ko yung pakiramdam. And alam ko yung pakiramdam, na pag ikaw pinaghirapan mo isang bagay, at nakuha mo siya, mga kaibigan, wala nang pinakamasarap na victory sa isang bagay na pinaghirapan mo na nagsisimula. Kaya, ang galing dito, yung maganda, yung nag-imbento po ng recipe ng KFC, ang pangalan niya si Colonel Sanders. Nag-device po siya, nag-gumawa siya ng recipe ng KFC. Pinaghalo-halo niya 12 na iba't ibang klase ng herbs. Tapos may special ingredient siya. Tapos dahil naniniwala siya na masarap yung kanyang inimbento, he started selling this to investors. Kaya lang walang naniniwala sa kanya kasi para doon sa mga binibenta niya, bakit ko bibili niyang recipe ng chicken mo, ang dami-dami ng chicken. Ang gusto lang ni Colonel Sanders, pag binenta niya yung chicken niya, makakuha po siya ng royalty income. Alam niyo royalty income? Yes. Oh. At 65 years old, retired colonel po yun from US Army. Alam niyo ilan ang nag-reject sa kanya bago may bumili ng recipe niya? 1,009 rejections. Yung 1,010, dun binili yung recipe niya, kaya tayo may KFC ngayon. Ito ngayon ang kwento. Dahil may bumili ng recipe niya, he died, bago siya mamatay, he died a multi-multi millionaire. Ngayon, pati yung angkan niya, multi-multi-millionaire kasi ilan ang branches ng KFC sa buong mundo ngayon. The question is, kung nag-give up siya, yan mo, kung nakaka, kung, ibig sabihin, hindi niya tinuloy yung pagbibenta, pagsasabi na bilhin mo tong recipe ko, aabot kaya siya doon sa 1,010 o hindi? Kaya ang lesson dito, simple lang, kayo, nakakailan na kayo? Kaya kung nakakasyampa lang kayo, may 1,000 pa kayo, ha? Nakuha niyo ba yung lesson? Yes! So, ganun din dito, marireject ka muna ng marireject bago mo makuha. Ito, nakakatakot. Mamaya niyan, di ba, katulad nangyari sa kanya, nung pang 1,009, sabi niya sa sarili niya, wala na talagang bibili sa akin. Nag-stop na siya. Hindi niya alam, yung susunod palang bebentahan niya, yun na pala yung oo. Huwag kayong mag-give up. You know why? Baka yung susunod na kakausapin nyo, yan na magpapaglobal ambassador sa inyo. Diba? Huwag nyo maisipin sarili nyo na, you know, wala akong makuha, wala na rin maniwala. No. Lalabas at lalabas din yung alas ninyo. Hindi pwede hindi. Alam nyo kung bakit? Lahat ng bagay may panahon. Yung mangga nga, nahihinog tao pa kaya. Mangga nahihinog, di ba? Mahihinog din ang network mo. Hindi pwede hindi. Pag lumabas yan, ikaw naman ang dito sa entabladong ito, ang mga tao naman dyan ang nakikinig ng tunay ng kwento mo. Ang ganda no? So, ulitin ko, if you want to become successful here, tatanggalin po natin ang fear, tatanggalin natin ang doubt natin sa sarili natin. Later on, I will talk more about your doubt, your personal doubt, pag pinag-usapan ko na yung belief mamaya. So, ang pangalawang tatanong ninyo, it's very important in this business, other than, you know, overcome your fears and doubts, dito dapat meron kayong reason, may concept kayo, meron kayong malalim na reason bakit mo siya ginagawa. And in my experience, ang mga nagiging successful sa negosyong to, yung mga taong malalim ang dahilan bakit nila ginagawa ang AIM Global. For all you know, baka mamaya niya, recruit ka ng recruit, pero napakababaw naman pala ng dahilan mo bakit mo ito ginagawa. Di wala din.
For all you know, baka ang kulang sa'yo, yung motivation. Kasi, dito sa why, dito lalabas yung motivation mo eh. Ito yung gigising sa'yo araw-araw. Ito yung magpapaalala sa'yo na dapat nagre-recruit ka. Ito yung magiging inspirasyon mo para gawin yung aim. So when you go home tonight, tanongin mo yung sarili mo, bakit ko ba ginagawa ang aim global? Para saan ba to? Bakit ko siya kailangan seryosohin? Bigyan ko kayo ng kwento. Nung nag-join ako sa networking, ang reason ko, ang motivation ko, kung bakit ko gustong gawin ito, kasi gusto ko po tulungan ng mga magulang ko. Kasi pagod na po sila, matatanda na sila. Now, let me ask you, kung ikaw bilang anak, ang reason mo para maging successful sa ganito negosyo, ay tulungan ng mga magulang mo. Malalim yun o mababaw? Malalim na dahilan yun. So ako, ginagawa ko yung business kasi for my parents, kasi, you know, gusto ko silang tulungan dahil pagod na sila eh. Gusto ko silang tulungan dahil naniniwala ako. Thank you. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng AIM Global, mapapabilis ang asenso ko to the point na pwede ko nang sabihin sa kanila, nanay, tatay, huwag na kayo magtrabaho. Ako naman papaaral sa mga kapatid ko. Kaya yun ang ginawa kong reason, mga kaibigan, na kahit ako, nahihirapan, okay lang. Na kahit ako nare-reject, okay lang. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, pag ayaw maniwala ng classmate ko, ayaw maniwala ng opisina ko, nilalait ako ng mga kaibigan ko, alam mo, sasabihin ko sa sarili ko, okay lang, hindi naman kayo ang tutulong sa nanay at tatay ko eh. Tama ba? Tama. Hindi naman kayo magpapakain sa pamilya ko, ba't ako maniniwala sa inyo? So, tell that to yourself. Humanap kayo ng malalim na dahilan, bakit nyo ito ginagawa? It could be for your children, it could be for your loved ones, it could be for yourself, for your wife, or for husband, but kailangan may malalim na reason ka. Kasi pag mababaw ang dahilan mo, bakit nandito ka? Mahirapan ka lang ng konti. 95% ng distributor, pag mahirapan ng konti, at ang pakababaw ng dahilan nila, bibigay ka sa negosyong ito. You know why? Hindi siya madali. Madali ba yung AIM Global? Yeah. Yeah. Re-record ka, pupunta mo sa bahay, ayaw. San linggo mong tinitext, oo, pupunta ako, pupunta. Pag-araw na para pumunta, pinahalap ko, nasan ka na? Ang sagot sa'yo, who you? Tama ba? Yes. Tama ba? Yes! Magtatawanan ka, networking, parang may ketong. Alam mo yon, ang tingin sa'yo pag nananetworking ka, people perceive you differently. So, ang hirap eh, daming rejection, etc. Sa una, hindi ka kumikita. Minsan yung mga kaibigan mo, ganito pa yun, ahanapan ka ng prueba bago sumama. Tama ba? Pag may recruit ka, sasabihin mo, ano, maganda ba? Sasabihin sa'yo, oo, maganda. Ano, sama ka? Sasabihin sa'yo, ikaw muna, pag mayaman ka na. Tama ba? Hindi nila naintindihan. Parang ako nung nagre-recruit, may classmate ako, sabi ko, ano, pare, maganda ba? Pagkita sa seminar. Sabi ko, pare, maganda ba? Sabi sa akin, oo, maganda. Ano, sama ka? Sabi sa akin, ikaw muna. Pag mayaman ka na. Hindi ko lang masabi, paano nga ako yayaman, ayaw mo nga sumama. Hindi ka natin sasabihin sa'yo, umamang ka muna. Eh, paano nga ayaw mo, ha? Tama ba? Mahirap eh. Kaya madali kang bibigay. Madali kang bibigay. Eh, ayaw namin yun. Ayaw namin bumigay kayo. Ayaw namin mag-quit kayo. Because katulad na sinabi ko kanina, the only people who fail in this business are people who quit. Pag nag-quit ka, goodbye na eh. Wala nang pag-asa. Pero kahit na ikaw, hanggang ngayon, mag-isa ka pa rin sa network mo, pero hindi ka nag-quit, may kinabukasang naghihintay pa rin para sa'yo. Doon sa mga medyo, you know, kasi pag malalim ang dahilan mo, lalabas yung gigil mo eh. Lalabas ang potential mo. In fact, kahit hindi kayo follow up ng upline mo, pagka ikaw, lumabas yung potential mo, yung gigil mo. May sarili kang palo, lalabas yung initiative mo, yung tawag namin. So when you get up tonight, have a reflection, bakit ko ba gagawin itong negosyo? It could be probably gusto mong baguhin yung bahay ninyo. Pag-uwi mo mamayang gabi, tingnan mo yung kwarto ng children mo. Masaya ka na ba para sa kanila? Mamayang gabi, pag-uwi mo, tingnan mo yung nanay at tatay mo. Habang tumatanda sila, ano yung ino-offer mo, ano yung pwede mo ma-offer sa kanila. So find your motivation why you do this. And ang level ng success nyo dito, magdi-depend kung gaano kalalim ang motivation ninyo. Now, ano ba yung mga bagay na naghihintay sa inyo dito sa AIM Global? Number one, dito ang pinaglalaban natin, hindi lang pera. Dito ang pinaglalaban natin, yung freedom mo. The freedom na kung tawagin natin, magkaroon ka ng financial freedom at saka personal freedom.
Hindi lang tayo kikita ng pera dito. Ang pagkita ng pera, ano yan eh, minor lang yan sa negosyong to. Ang tinatrabaho natin dito, yung financial freedom. Pag sabi financial freedom, you don't have to work anymore. Why? Money will work for you already. Masarap ba yun? Diba? Marami ba kayong kreato, we keep working for the money. Pero tayo nga sa yung global, darating ang panahon, dahil malaki na ang kinikita mo, sa dami ng investments mo, yung pera na nagtatrabaho para sa'yo. Bakit? Kasi hindi mauubos ang energy ng tao pagka ang hinabol mo pera. So dito, ang kumahuha nyo dito, yung tinatawag na financial freedom. And masarap magkaroon ng financial freedom because for me, coming from a poor family, I can easily tell you kung ano yung difference ng meron sa wala. Palagay nyo na masarap yung meron, yung wala. Okay. Ano sa palagay nyo masarap? Yung mayaman o mahirap? Mas masarap yung may pera. Kasi pag may pera ka, may freedom ka. Mas sikat ka. Pagka may pera ka, whether we like it or not, ikaw ang pinakikinggan sa pamilya niyo. Ama ba? Di ba sa pamilya kung sino may pera ko, ano yung sabihin nyo na yun? Ha? Pero pag ikaw, kahit gano'ng katalina, wakwenta. Tama mali. Pag Pasko, sino sikat? May pera o yung matalino? May pera. Ang pinakikinggan sa pamilya, yung may pera lagi. Tama ba? Kaya mo sa pamilya Pilipino, yung may mga pera lalo yung mga nasa abroad, yung mga kapatid. Kung ano yung sabihin nung nandun, di ba? Makikinig na lang yung mga nandito. Kung hindi, walang padala eh. Kaya pag-obligado kang makinig. So, sinag-dedictate yung may pera. Kaya, nagkakaroon ka ng authority pag may pera ka. People recognize you pag may pera. Wala pong masama sa pagkakaroon ng maraming pera. You know why? Ang yardstick ng wealth nasa pera. Because kung gano'ng kadami ang pera mo, ganun din kalaki ang pwede maging contribution mo sa society. Tignan mo, nagkaroon mo ng calamity sa Cagayan de Oro, sa Iligan. Yung top distributor natin, sa laki ng kinikita niya, alam niyo magkano pinledge na bigay? 200,000 pesos. Yung Joseph Lim, nagbigay ng 200,000 piso. Naalala niyo yung Alive Foundation natin? Nag-fundraising kami. Mula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, mga distributor, nagtatawag kung magkano yung bibigay nila. Yung Joseph Lim, magkano binigay? 200,000 piso. Lahat ng suot niya, lahat ng damit pinamigay, ang iniwan niya lang sa sarili niya yung suot-suot niya. Lahat pinamigay. Nung tinignan nila doktora yung kanyang mga damit na pinamigay, top of the line yung mga damit. Tako, Superman, mamahalin niya. Pinamigay niya lang. Ang natira sa sarili niya yung suot-suot niya. Pero ang ganda ng motivation niya, okay lang, ipamigay ko lahat para may reason ako para mag-shopping ng mga bagong damit ko. Ano? Kung wala kang pera, magagawa mo ba yun? Kaya, wag mo kayong, don't be fooled na magkakaroon ng pera. Hindi mo. If you know how to handle money, marami kang mga kababayan na matutunan. Kaya, masarap maging financially free. Masarap magkaroon ng pera. Pangalawa, ang freedom na binibigay dito, yung tinatawag na personal freedom. Ano yung personal freedom? Yung oras para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Ilan na bang mga tao, ilan na bang mga magulang, that they are so busy with their work, na yung mga anak nila, one day, makikita na lang nila, malalaki na. Tama ba? So, dito, ang binibigay sa atin ng Global, darating ang panahon, pag lumaki ang network mo, kahit magpahinga ka, babayaran ka pa rin ba namin? Babayaran ka pa rin ba ng AIM Global? Yes! Kahit 1 month magbakasyon ka, basta malaki na network ka, kahit 1 month magbakasyon ka, may kita ka pa rin ba? Yes! Kahit na-spend mo yung mga halaga mong oras para sa mga mahal mo sa buhay, kumikita ka pa rin ba? Yes! Ano magandang dito, tawag dito personal freedom. May quality time ka para sa mga mahal mo sa buhay. Marami po akong kilala, mayaman, pero walang oras sa sarili at sa pamilya nila. Ilan na bang mayayaman yung ganyan? Ang daming pera, pero sa laki ng negosyo nila, hindi nila maiwan. Tapos, wala silang quality time for their family. Pero sa AIM, baliktad. Marami akong kilala, may pera, pero ang daming oras ng taga-AIM Global. Sa labas, maraming negosyante, may pera, pero walang oras. Pero mas marami akong kilala, puro oras, walang pera. Sa AIM Global, iba. You will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Diba? Sarap nun?
para ma-enjoy yung oras mo, at may oras ka para ma-enjoy yung meron. Kaya, paghirapan mo man to, okay lang. Freedom naman ang naghihintay sa'yo. Mapuyat ka man, okay lang. Freedom naman ang naghihintay sa'yo. Diba mas masarap matulog pagka may million ka sa bangko? Kahit ilagay mo yung sa passbook, yung kahit ilagay mo yung passbook mo sa ilalim ng unan mo, pwede. Masarap ba yun? Yes! Masarap ba yung hindi ka na kailangan nag-worry dahil yung anak mo magka-kolehiyo na? Masarap ba yun? Masarap ba na, you know, ipapagawa ka ng bahay kasi marami kang savings and you can buy your dream house. Pwede mong ipatay yung dream house mo. So dito ang tinatrabaho natin, hindi lang po pera. Ang ibibigay sa inyo ng aim is financial and personal freedom. Kaya pag may mga kaibigan kayong ayaw maniwala sa inyo, okay lang, sabihin nyo sa kanila, okay lang. Wala ka namang freedom. Nakuha nyo ba? Yes! Kasi hindi nila naiintindihan ang tinatrabaho natin dito, yung freedom natin. At pag freedom ang pinag-uusapan, pinaglalaban ba yan? Yes! Yun ang pinaglalaban nyo dito sa AIM Global. Number two, bakit nyo kailangan mag-AIM Global? Because this is business. And you and I know that if you want to become financially free, dapat magnegosyo ka. Tama ba? Tama. And alam natin yun, no? Maraming mga tao, isa sa mga pinaka-paborito kong libro, yung tinatawag na Rich Dad and Poor Dad by Robert Kiyosaki. Sabi niya, may apat na paraan lang kung paano makikita ng pera sa buong mundo. Pwede ka maging empleyado, self-employed, mag-business ka, o maging investor ka. Ang tawag dito, the ESBI Quadrant. Sabi niya, sa research niya, ang pinaka-miserable people in the world financially yung laging walang pera belongs to the left side of the quadrant. Mga empleyado, self-employed. Pero mga mayaman sa mundo, alam nyo kung nasaan? Nasa right side of the quadrant. So, ibig sabihin, ang asenso, nasaan? Nasa left, nasa right. Ito ngayon ang gulat. Maraming mga tao, alam nila ang pag-asenso na andito sa kabila. Pero dito kayo magugulat. Maraming mga tao na nanatiling nasa kaliwa. Tama ba? In fact, dito, di ba? Bago kayo mag-AIM Global, malamang marami sa inyo nasa employment. Kahit na nung ikaw nagtatrabaho, alam mo na ang asenso nasa negosyo. Pero ang tanong, bakit hindi ka nagninegosyo? Yung iba, ang dahilan, baka walang puhunan, walang opportunity. Pero may mas malalim na dahilan bakit maraming tao ayaw tumawid sa kapila. Alam nyo ba't di makatawid? Because it's against their core values. Ano yung core values? Ang tinuro kasi sa atin, pag-aral kang mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Kaya bata ka pa, trabaho, 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 trabaho. Nung umattend ka ng seminar, negosyo, negosyo, trabaho, 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 trabaho. Tama, mali? Kaya yung mga recruit nyo, huwag nyo sisisihin minsan kung ayaw nila. Kasi, nakaprogram ang utak nila hindi sa negosyo, nakaprogram sa trabaho. Kaya hindi nila makita yung opportunity na bubulag sila ng programming nila, tawag doon, mindset. Bakit? Bata ka ba? Yun ang sinabi sa'yo. Mag-aral ka mabuti para magkaroon magandang trabaho. Yung mga Chinese, anong ginagawa? Mag-aral ka para pag-graduate mo, maghanap ka ng negosyo. Kaya magtataka kayo, mga Chinese, ang orientation, laging business. Sila naman, pag kayo, mga Chinese, baliktad, pag pinag-usapan ang trabaho, ayaw nila. Pero gusto, pag pinag-usapan negosyo, yan, kita tayo dyan, oo, negosyo. Gusto ko na ikosyo. Pero pag trabaho pinag-usapan, employment, ayaw nila. Pilipino, baliktad. Pag pinag-usapan, negosyo, ayaw. Gusto, trabaho. Tama o tama? Tama talaga eh. So, yun iba nahirapan makatawid. Ang hindi alam na maraming tao, by joining in Global, yung programming mo, magmula nung bata ka, pinapalitan namin. Hindi mo lang namamalaya, tinutulungan ka namin makatawid. By joining AIM, tinutulungan ka namin makatawid. Kaya ngayon, nandito ka na, nakatawid ka na. Tanong, aasenso ka na ba? Yes. Aasenso ka na ba? Yes. Tama na ang formula mo eh. Pag ang ginagamit mong formula sa mga panahon na to, employment pa rin para kunin pangarap mo, sorry to tell you, you're using an old and obsolete formula already. It's an obsolete formula. Nung panahon ng nanay-lolo natin, pag empleyado ka, pwede ka pang umasenso. Pwede ka pang makakuha at magkaroon ng bahay, lupa. Pwede ka pang magkakotse. Nung araw nga, pag teacher ka, magkakabahay ka eh. Kaya nga may teacher's village eh. Tama ba? Subukan mo maging teacher ngayon. Kakabahay ka, lupa, pwede. So lupa sa pasok.
The point is, if you're using an old formula, mapapagod ka na, hindi mo pa nakuha pangarap mo. But by joining AIM Global, let me tell you, tinutulungan namin kayo makatawid. Ngayong nakatawid ka na, ito ang tamang formula ngayon sa pag-asenso. Ang mga pinakamayayaman sa mundo ngayon, let me tell you, mga hindi po nakapagtapos. The youngest billionaire right now, yung nag-imbento ng Facebook, si Mike Zuckerberg, he did not even finish college. He dropped out from college. So hindi na education ang susi ngayon. Information na ang susi ngayon. I'm not telling you na huwag ka namang mag-aral, no? Education is more important than ever. But what I'm saying, education alone will never make you rich. It's finding the right opportunity and being at the right place at the right time. Ngayon, ang negosyo, networking, booming! Itong negosyo ko to. Kung ipipikit ng maraming tao ang mata nila at magbubulag-bulagan sila sa networking, let me tell you, pag hindi kayo nag-networking ngayon, napapagulian na kayo sa development na nangyayari sa buong mundo. Because more and more people are becoming successful sa networking, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya ngayong nandito ka, ang swerte mo, kasi nakatawid ka na. Samantalang maraming tao sa labas, hindi pa makatawid, tawid. Kaya pag may mga kaibigan kayo, nare-recruit nyo, tapos ayaw, okay lang. Sabihin mo sa kanya, okay lang. Hindi ka naman makatawid. Pag tinong saan tatawid, dyan sa highway. Tawa nyo ba? Yes. Ngayon ganito yan. Yun yung pa sa inyo, nakatawid na. Ha? Pag ikaw nakatawid na, huwag ka nang babalik. Hindi ko naman sinasabi na iwan yung work nyo eh. Wag. Don't leave your jobs. Holiday ngayon, bukas na. Because as long as you're working for someone else, you are making other people rich, hindi ikaw. Yes. Alam nyo yan. Sorry doon sa mga tinatamaan, pero hindi kayo pinatatamaan ko, ha? Yung katabi nyo. Hindi ba yung katabi nyo, ikaw din katabi? Kaya ikaw din yun. Bumalandra lang, ha? Pero alam niyo yun, di ba, that if you keep working for someone else, hindi naman ikaw yung mayaman eh. Because the job of your boss is not to make you rich. His job is to make sure you get your paycheck. Ang job ng mga boss natin, make sure na makuha natin ang sweldo natin. Pero hindi nila trabaho na payamanin ang sarili natin. Trabaho natin na payamanin ang sarili natin. Yes! It's not the job of other people to make you rich. Kaya huwag nang hintayin yung kumpanya nyo, payayamanin ka, hindi mangyayari yun. Huwag nyo nang hintayin yung gobyerno magpapayaman sa'yo, hindi mangyayari yun. Ang magpapayaman sa'yo, ikaw. Ang swerte mo kasi nasa AIM Global ka, ito proven formula. Marami na pong yumaman dito, kaya patayaman ko talaga. Kaya, again ha, huwag na kayong babalik. Kung nasa employment kayo ngayon and you're doing business, you are in both quadrants. Marami mga tao kasi pagtawid at nahirapan, balik ulit sila dito, ito na lang, hindi na nagpa-part-time. Mali. You know, ang isang bagay, pag nahirapan ka, hindi dapat measurement yan para mag-quit ka. Okay? For all you know, pag nahihirapan ka, malamang nandun ang tamang direksyon. Yes. Kasi pag ikaw umaangat, mahihirapan ka talaga. May nakita na kayong umakyat ng bundok na hindi nahihirapan? Pag ikaw hindi nahihirapan, babagsak ka ng bundok. Pero pag umaakyat ka ng bundok, mahihirapan ka talaga. Ba't yung nahihirapan sa AIM Global, inaakyat nyo ang bundok ng mga pangarap ninyo. Yes. Okay. Dito, tatandaan nyo yung power ng leverage. Maraming mga empleyado, hindi umayaman kasi hindi na namumultiply yung sarili nila. Sa isang kumpanya, ang pinakamalaki ang kinikita, yung mga nasa taas. Tama ho ba? Like in our company, ang pinakamayaman na kumikita sa kumpanya, ang isang empleyado, ang pinakamalaking sweldo, o ang empleyado na pinakamalaking sweldo, normally, mga presidente. Kasi may mga presidente, that doesn't necessarily mean na sila may ari. Tulad yan, si Lucio Tan. Marami ba siyang kumpanya? Yung mga kumpanya niya, may presidente, wala? So yung mga presidente niyon, empleyado niya? Pero yung mga empleyado to, yung mga presidente, sila ang mga pinakamalalaki ang sweldo. Nakuha niyo ba? Bakit malalaki ang sweldo nila? Kasi yung presidente, siya yung may pinakamaraming leverage. Why? Pag sabing leverage, siya yung may pinakamaraming na multiply yung sarili niya. Kasi siya yung presidente, may VP siya. Yung VP niya, may assistant VP. Yung assistant vice president, may manager. Yung manager, may assistant? Manager. Yung assistant manager, may? Supervisor. Yung supervisor, may assistant? Supervisor. Tapos dito, yung mga rank and file. So bakit malaki kinikita nito? Kasi, nakapag-leverage siya sa napakaraming empleyado. Ito masakit.
May pagkakataon ba yung rank and file, pwede niyang malagpasan yung kinikita nito? Yeah. Janitor to. Pwede ba na mas malaki kinikita nito kaysa dito? Hindi pwede. Tama ba? Tama. Kaya ang tunay na pyramid, hindi networking. Ang tunay na pyramiding, employment. Yes. Kasi, kung ikaw nasa rank and file ka, walang pagkakataon na yung kinikita mo mas malaki doon sa mga nauna sa'yo. Sa iyo yung baliktad, si Joseph Lim, number one natin. Tanong, may upline siya, wala? May sponsor, wala? Tignan siya, nasa ilalim siya, pero mas malaki pa kinikita, mas malaki pa kinikita niya kaysa doon sa mga nasa itaas niya. Kaya yung networking, kahit nasaan ka pa, kahit kahapon, bukas ka pa mag-join, you have the same equal opportunity because we give you the power of leverage. Basta makapagparami ka ng network mo, nauna ka o nahuli ka man, basta mas malaki yung network mo sa sponsor mo, guess what? Mas malaki pa rin ang kikitain mo. Ayun. Bakit may yaman dito? Kasi ang tinuturo namin kung bakit ka magre-recruit para magkaroon ka ng leverage. Bakit maraming empleyado hindi yayaman? Wala silang leverage eh. Kalimbawa, clerk ka. Clerk, mapaparami mo yung sarili mo. Alam ka naman kumuha ka ng sub-clerk. Sendo mo 10,000. Alam ka naman, hatihan mo siya ng 5,000 hati kaysa trabaho mo. Tama ba? Kaya maraming empleyado hindi mayaman kasi wala silang leverage. Sa networking, baliktad. Ikaw, pag naparami mo yung sarili mo, dumami ito ng dumami. Okay? Lalo na ngayon. Ko-open lang natin sa Dubai 2 weeks ago, kung alam niyo po yan. 2 weeks ago, we are officially opened in Dubai. So mga countries natin ngayon, Singapore, Hawaii, Dubai. We will be soon opening up in Hong Kong. Malapit na po ang Hong Kong. Naka-line up na tayo sa Italy. Naka-line up na tayo sa South Korea. Sasabog ang global sa buong mundo. Yung territorial restriction, palaki ng palaki. Paano mo uubusin ang buong mundo? Pilipinas nga, di mo maubos si buong mundo pa kaya? Eh, mark my word, bakit kaya yaman dito? Kasi mapaparami mo yung sarili mo eh. Pag dumami yung sarili mo at mga nag-download mo, libo na. Magpahinga ka man, kumikita ka pa din. Yan yung magic ng networking. Halimbawa, ikaw to, sa Pilipinas. Yung recruit ng kapitbahay ng pinsa ng kapitbahay nyo. May kamag-anak sa Hawaii. Nag-aim global sa Hawaii. Alam niyo ba mga members natin sa Hawaii kung ano? Mga doktor at saka mga Filipino nurses ang members natin sa Hawaii. Yung kaibigan ng pinsan mo, may kamag-anak sa Hawaii, nirecruit niya doon sa Inglobal. Nag-recruit ng mga nurses, ng mga doktor, pumutok yung grupo mo sa Hawaii. Ano? Ikaw na sa Pilipinas, kumikita ka hindi? Dahil baliktad ang oras, habang dito, gabi at natutulog ka, yung downline mo sa Hawaii, nagsisipagbenta. So habang natutulog ka, kumikita ka. Yes! Tama ba? Ito ngayon ang malupit. Pag gising mo rito, tulog na sila. Tama? Tama? Yung grupo mo naman sa Pilipinas, ang gising. Sila naman ang nagbebenta, nagre-recruit, nagpupush ng product. So habang gising ka, kumikita ka din. So whether tulog ka o gising ka, kumikita ka sa alayan. Anong tawag doon? Leverage. Nakuha niyo ba? Yes. O, yung isang grupo mo, nasa Singapore naman. Ang oras ng Pilipinas, pareho sa Singapore. O, di ba yung time na matulog ang grupo mo sa Singapore, yung nasa Hawaii naman ang gising. So, you're practically making money 24 hours a day. O ngayon, pag empleyado ka, matulog ka, may kita ka pa. What? No work, no? Dito, ibang klase, darating ang panahon, kahit no work, you will still get paid in Alliance Institute. Masarap pa yun. Ang tawag doon, leverage. Kaya magparami kayo ng recruit, magparami ng grupo. One day, nagpapahinga ka na, babayaran ka pa rin ng AIM. Kahit matulog ka maghapon, babayaran ka pa din namin. Basta may commission ka. Kahit matulog ka, huwag ka nang gumising. Kikita ka pa din. Tama ba? Alam nyo ba ito? Napapamana ito? Yes. Alam nyo ba na ipapamana itong account na ito? Yes. Yung tinatrabaho nyo ngayon, mga magulang, one day,
Mag-retire ka, mamatay tayo. Guess what? Ito, transferable sa mga mahal nyo sa buhay. Kahit maging manager ka na malaking bangko, one day, pag nag-retire ka, manager yung anak mo? Hindi. Dito, pag ikaw global ambassador, maniwala ka yung account na yun pag namatay ka, pag binana mo global ambassador din yung anak mo. Galing, no? Ang tawag doon, leverage. Kaya pag may mga ayaw maniwala, ano sasabihin nyo sa kanila? Hindi mo naman alam yung leverage. Wala ka. Pag tinanong, anong leverage? Basta. Kamatay kang dukha. Inaaway, huwag nyo awayan, ha? Okay. Diba? Number four. Dito, meron kang security. Siyempre, pag may pera ka na, meron ka na bang sense of security? You will feel secured pagka meron ka ng pera eh. One good thing about, you know, money is that it can give you sense of security. Hindi katulad nung halimbawa, yung ibang mga nanay, di ba? Pag hawak-hawak nila yung anak nila sa mga shopping mall, lintik makahawak eh. Alam nyo kung bakit? Kasi pag may nabasag yung anak niya, hindi niya mababayaran eh. May babasag na appliance, may babasag na figurine. Di ba? So, magkakaroon ka ng sense of security and katulad ng sinabi ko, sa panahon mo ngayon, nagbabago na ang buhay. Nagbabago na ang panahon. Ako, I have a, you know, two daughters, no? Iba na ang panahon ngayon, eh. Iba na yung panahon ko sa panahon ng mga bata ngayon. Yung panahon ko, titigan lang ako ng tatay ko, tatahimik na ako. Naabutan nyo ba yun? Yes. Yung pag magulo ka, pag malikot ka, titigan ka lang. Alam mo na, eh. Kunwari sa kumakain kayo, ang daldal mo, yung kinakainan mo, ang kanat, titigan ka lang ng tatay mo, wala na. Tama ba? Yung mga bata ngayon, pag magulo, maingay, titigan mo, ano gagawin? Tititigan ka rin. Iba yung mga bata ngayon, tama ba? Yes! Dati ang laro, agawang base, patintero, jackstone, tumbang preso, shatong. Alam niyo yung shatong? Yes! Yung may ano ka, yung may kahoy ka, pagtalo ka, shaa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 a
ngayon yung mga bata, ano laro? Ha? PlayStation, computer, iTouch, iPad, iba na. Dati, ito sasabihin ko sa inyo, ang mga anak, they take care of their parents. Tama ba? Darating ang panahon, parang Amerika na to. Guess what? Sa States kasi, the children normally do not take care of their parents. Kaya pag nanay, tatay ka sa Amerika, kailangan mag-ipon ka ng retirement mo. Hindi mo pwede nasaan yung mga anak mo. Naalaga ka. Kasi sila rin, mahirap din ang buhay pagka sila hindi na trabaho para sa sarili nila. Tama ba? Dati, tayong mga magulang, yung mga magulang, pwedeng umasa sa anak. Darating ang panahon, hindi tayo pwedeng umasa sa anak natin. Ang tanong, anong ginagawa mo? Di ba mas maganda bago dumating yung panahon na yun, marami ka ng pera para meron ka security, alagaan ka man ang anak mo o hindi? Yes! Pagka wala kang pera bilang nanay, tatay, pagpapasahan-pasahan ka ng anak mo. Nanay, doon ka muna kay kuya, ha? Pag nakay kuya ka na, nanay, doon ka muna kay bunso, ha? Pero pag may pera ka, baliktad, pag-aagawan ka niya, nanay, dito ka muna sa amin, ha? Tama ba? So, yun yung sinasabi ko, iba pag meron kang security. Iba. Tandaan nyo, nag-iiba po panahon. Tandaan nyo yung sinasabi ko. What used to be Filipino values, hindi na nangyayari sa mga panahon na yun. Because of the media, because of the internet, because the world is so connected with one another, nagkakaroon na yung isang bansa ng tinatawag nating multicultural na iba-ibang mga influences na. Nakuha niyo, ibig sabihin? Yes. Ngayon nga, kukunti na yung mga batang nag-depress, no? Kukunti na yung batang nag-i-kiss. Pag dumating ka sa bahay, dati kahit hindi mo anak, o kahit hindi mo pamangkin, kahit hindi mo ako, pag may puti ang buhok, tatakbo ko eh. Tatakbo ko doon, basta may puti ang buhok. Mama, no, ay hindi ko kilala eh. Kasi yung turo ng nanay, tama? Ngayon iba na. Tuturuan mo pa yung anak mo, mag-press ka. Uncle mo yun. Ah, uncle ko ba yun? Nakuha nyo. Kaya iba yung merong security. Last, number 5. Bakit nyo kailangan mag-aim global? Because you will have the ability to help others. Di ba masarap to? Yung makatulong sa ibang tao. Oo, totoo yan. Pag nagre-recruit tayo, ang dating ay para tayo nakikinabang, kaya tayo nagre-recruit. But at the end of the day, sa totoo lang, pag yung recruit mo masenso, sino mas nakinabang? Ikaw na nag-recruit o siya na ni-recruit mo sa negosyong ito? Siya. So nakatulong ka. Parang ganito. Lagi yung minukwento. Halimbawa, si Wilfredo. Ito yung vendor. Na-recruit ba siya? Yes. Ngayon kung masenso siya sa AIM Global,
yung nag-recruit sa kanya, technically speaking, kumita ba yung sponsor niya sa kanya o hindi? Kumita. Kumita. Pero at the end of the day, sino mas nakinabang? Yung sponsor o si Wilfredo? Wilfredo. Kasi si Wilfredo naman yung nagbagong buhay. So dito napakasarap. Kasi habang nagre-recruit kayo, huwag iniisipin nakikita lang kayo. Dito habang nagre-recruit kayo, nagbibigay kayo ng opportunity na magkaroon ng pagbabago ng buhay. At least may nagagawa ka maganda sa mundo. At least may merit ka. Kesa naman puro demerit ang nililista sa'yo sa taas. By bringing people in this business, nagtumutulong at nagiging instrument ka para magkaroon ng pagbabago maraming tao. Di ba napakaganda ng ganung negosyo? So ito yung naibibigay sa inyo ng AIM Global, kaya hindi lang ito pera-pera. Kami, together with the BOD and top management, wala na po kaming inisip kundi paano matutulungan pa ang maraming tao sa AIM Global. And as I go around the country and I see people becoming so successful, ang pinakamasarap na feeling one day, well, masarap yung feeling na may pera. But believe me, pag may pera ka na, ang pinakamasarap na mararamdaman mo yung yayakapin ka at magpapasalamat sa'yo mga downline mo kasi sila mismo nagpawang buhay mo. Aamin mo naman yung ang dami-dami mga pera, yung mga downline mo naman masama loob sa'yo. O maraming tao masama loob sa'yo. Maganda rito sa negosyong to yung maraming ang pera pero yung mga downline mo, mahal na mahal ka kasi dahil sa'yo, nagbago buhay nila. Kaya very good feeling yun. Tama ba? Kaya kung yung pakawalan yung negosyong to kasi, dito lang kayo magkakaroon ng chance para makatulong sa ibang tao. Hindi ko naman sinasabing pag ordinaryong empleyado ka, hindi ka nakakatulong. But most often than not, dahil sa exposure natin sa networking, napakalawak ng iniikutan natin, kaya napakadami nating natutulungan. Tingnan yung ginawa ng AIM Global nitong mga nakaraang linggo. Yung upline leader nyo dito, si Elmi at si Anita. Well, palakpakan pala natin si Anita. Birthday niya. Birthday. Nakakatuwa kasi ang ginawa po ng AIM together with the top distributors of AIM Global in, you know, dun sa ating program na Alive Foundation for Outreach Programs. Nag-gather po kami. Galing, alam niyo kung bakit? Sometimes a few weeks ago, yun yung kinukwento ko na from 9 o'clock in the evening after New Year to eh. Ah, before New Year to. I think December 27 or December 28. Nag-fundraising kami sa head office. May parang Teletron yung tatawag, tapos magpe-pledge ka. Mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, ilan ng distributors na tumawag para mag-pledge, para makapag-raise kami ng fund. Ang na-raise nating fund, from 9 o'clock to 12 p.m. or 12 a.m. ng magaling araw, umabot ng 1.5 million pesos. 1.5 million. Kung ano man yung mare-raise ng distributor, tatapatan ng Alive Foundation. So kung naka 1.5 ang distributors total, another 1.5 million from AIM Global. So ang na-raise natin, 3 million. Lahat ito pinamigay ng AIM Global sa CDO at saka Iligan for the last 4 days. Relief operations, etc. The point here is, yung business natin hindi lang basta-basta making money. Dito, isa sa values natin, tinuturuan namin ng mga distributors na magbigay. Kasi pag natulungan ka ng AIM Global, it's about time, ikaw naman ang tumulong para sa ibang tao. Tama ba? So dahil sa negosyo natin, parang tayo mga kabaya-baya natin ang natulungan. Kaya meron tayong moral obligation. We do not forget our social responsibility in this business. Kaya huwag nyo titignan na ito, pagkita ng pera lang. Kaya kung titignan ng sponsors ninyo or ng mga nire-recruit ninyo na pera-pera lang AIM Global, hindi nila alam. Meron tayong ability para makatulong sa maraming mga tao. Kaya yung mga hindi sasama sa atin, you know, iintindihin mo na lang. Pag hindi nila, ayaw nila, nakita mo itong freedom, business, leverage, security, helping others, tapos marami pa rin ayaw maniwala sa inyo, kayong nakakaintindi, intindi nyo na lang. Pag maraming tao hindi maniwala sa inyo, patawarin nyo na lang sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kawa nyo ba? Yes! O, number 3. Paano kayo magiging successful dito? Meron tayong tinatawag na attitudes na kailangan nyong i-develop para maging successful kayo in this business. It's all a matter about attitude. Kasi dito, bago mangyari ang success, kailangan magbago muna ang character. Before success happen, change must happen first. Magbabago ka muna. Hindi pwedeng dumating po ang pagbabago ng buhay if in the first place, ikaw yung hindi nagbabago. So dito, ang training natin, normally, we are trying to change people first. We're trying to change you for the better.
Kasi madali na ang success pag nagbago ka na. Halimbawa, dati matigas ulo mo. Gusto mo maging successful dito? Nako, kakalimutan mo pagiging matigas na ulo mo. Palalambutin mo yan kung kinakailangan pakuluan sa mainit na tubig para lang lumambot yung ulo mo. Kailangan? Ako ang ibig sabihin? Yes! Kung dati mahihain ka, gusto mo mag-succeed dito, kakapala mo na ang mukhang. Kung dati hindi ka friendly, ano gagawin mo? Magiging friendly. Kaya kailangan ng pagbabago. So, one of the things na kailangan nyo baguhin sa attitude natin, idadagdag nyo, yung tinatawag natin good learning attitude. Yung walang katapusang accumulation ng knowledge. Pag-aaral. Why? Hindi natin linya itong negosyong to. Sino dito yung pinanganak na networker? Ha? Dalawa lang ang pinanganak sa mundo. Wala pong pinanganak na doktor, lawyer, walang pinanganak na engineer, walang pinanganak na janitor. Dalawa lang ang pinanganak sa mundo. Either babae o lalaki. Pero walang pinanganak na kung ano ng mga profession. So ibig sabihin, walang tao na nung pinanganak siya, linya na isang bagay. Nagiging linya mo isang bagay pag pinag-aaralan. Nung ako po ay 4th year high school, ako po kasi isang registered electrical engineer. Nung high school ako, 4th year high school, engineer na ba ako o hindi pa? Kailan ako naging engineer? After taking 5 years, BS, took the board exam and I passed, anong tawag sa akin? Naging engineer ako. So, ibig sabihin, kaya ako siya naging linya kasi pinag-aralan ko siya. Ito, gusto niyo maging linya. Totoo yung sasabihin na, hindi ko kasi linya networking. Aba, dapat lang hindi mo linya. Wala namang pinalinganak na ang linya, ito na eh. Nagiging linya ang isang bagay pag pinag-aaralan siya. Yung iba, sasabihin na, ayoko dyan, hindi ko linya. Subukan mo kaya yung hindi mo linya. Alam mo kung bakit? Kung dyan sa linya mo, hindi ka umaasenso, subukan mo sa hindi mo linya, baka doon ka umaasenso. Yes. Ha? Kaya, mag-aralan niyo mabuti para maging linya niyo siya. Kasi pag pinag-aralan niyo siya, lahat napapag-aralan eh. Alam niyo ba, pati pagsasalita sa harap, napapag-aralan yan. Pati pagbebenta, napapag-aralan. Pati pagre-recruit, napapag-aralan. Pati presentation, napapag-aralan. Pati yung dumaldan, napapag-aralan. Magugulat ka nga pag ikaw madaldal na. Ang magugulat ka sa bibig mo, tinitignan mo yung bibig mo, nagsasalita ka isa. Ilan na yung kilala ko sa networking na ganyan, ang tahimik-tahimik nung nag-join. After 6 months, linting ang daldal, yun. Hindi na umihinto, eh. Yung mga downline niya, oh, pagod na sa meeting after meeting siya, daldal pa rin ang daldal, oh. Pero nung una, pag pinagsasalita mo, mag-meeting after meeting, ayoko, apply niya, ayoko. Magsalita kayo ko, ayoko. Nung natuto, linting, ayaw nang tigilan, ayaw nang ibitawan ng mic. Tawa niyo ba, ibig sabihin? Yes! So, pag-aralan niyo mabuti. Lahat na papag-aralan. Ako din dati, hindi ko kaya magsalita ng ganito. Tatlo lang kausap ko sa harap, naihina ako sa nervyos. Pag umapat, napupupo na ako. Kaya pag may pangapat, pinaalis ko eh. Alis, alis. Pero lahat ng bagay na papag-aralan. Lahat ng bagay na tututunan. Kung ang puso nga natuturo ang magmahal, utak pa kaya. Ha? Tama ba? Ha? Yan ang mga linya ng showbiz, ha? Oo. Bakit? Pag may good learning attitude ka, tumataas ang knowledge mo o kaalaman. Pag maalam ka sa ibang isang bagay, nagiging confident ka. Pag sabing confident, lumalakas ang loob. Tama ba? Pag meron ka bang knowledge, nagiging confident ka? Yes. Yung iba, hindi kaya mag-share ng business, konti lang alam mo eh. Nahiya ka mag-recruit, hindi mo masyadong alam yung business mo eh. Nahiya ka magbenta, hindi mo alam yung C24/7 eh. Nahiya kang benta yung kapitbahay mong maitim, hindi mo alam yung perfect white eh. May nagtanong, ilang tablespoon po ang perfect white? Eh, hindi mo alam. 2 tablespoons, ha? Kanyo? Kaya, knowledge, eh, will bring you confidence. Will give you confidence. And confidence will give you competence. Ibig sabihin, gumagaling ka pag ikaw ay nagiging confident sa ginagawa mo. Clear ba yun? Gusto nyo gumaling? Mag-aral kayo. Magkaka-knowledge kayo, magiging confident kayo. And soon, yung confidence level nyo, ayan na, maganda na. Second, you have to have a commitment in this business. Wala pong shortcut sa business na to. Tandaan niyo yung sasabihin ko, trabaho talaga to. You will have to work. You will have to work your tail off. Talaga mapapagod ka. Well, ganoon naman talaga eh. Wala namang libre sa mundo. Kailangan tinatrabaho natin lahat. Tama ho ba? Nakakatakot niya yung libre. Alam mo, pag libre, may kapalit kasi. Tingnan niyo, pag nilibre ka, may kapalit, wala?
Pag nilibre ka, may kapalit, wala. Pero utang na loob, ang tawag doon. At sa lahat ng utang, ang pinakamahirap bayaran, utang na loob, walang katapusan eh. Tama ba? Pag sinigil ka ng utang na loob, walang katapusan. So, dito you have to commit, ladies and gentlemen. Stick it out. Ang tawag sa commitment, ibig sabihin kahit nahihirap ang katuloy, yun ang commitment. Kahit umuulan, di ba pag may commitment ka, pupuntahan mo pa rin. Pag sinabing commitment, ito yung kahit na napapagod ka, napupuyat ka, tutuloy ka pa rin. Kasi commitment mo na maging successful eh. Para bang pag-aasawa. Sa pag-aasawa, meron yung commitment na sinasabing, di ba? For richer or for poorer. In health and in sickness, till death do us part. Tama ba? Ganon din dito. Sabi mo sa In Global, in richer and for richer and for poorer. Ha? Huh? Kaya? In sickness and in health, till death do us part. Huh? Yan dapat ang commitment ninyo. Yung hindi kayo hihinto dahil nahihirapan lang kayo. Dito kasi, maglalabas ka talaga ng effort. Tsaka magbibigay ka talaga ng time. Kaya ako, believe me, alam ko na kagad yung mga downlines ko before nung very active ako sa networking. Alam ko na yung downline ko kung sino yung magsasucceed at saka hindi. Based on their level of commitment. Kunwari, pag may pa-training, pag may downline ako, hindi dumadating, isa lang ibig sabihin nun, wala siyang commitment. Okay? Kunwari, papatawag mo kasi magbi-meeting kayo, hindi darating, walang commitment. Yun yun eh. Ito, di ba, sa good learning attitude, dyan mo malalaman eh. Pag may downline kang hindi nakikinig sa'yo, maniwala ka sa akin. Mahihirap ang umangat mo. Attitude ang problema ng mga taong ganun. Sa tayasang tao, pag ang problema mo, attitude, ang hirap i-correct. Yung tinatawag na may attitude problem. Ang pinakamasarap turuan sa negosyo, ito'y nakikinig. Ang pinakamasarap tulungan sa negosyo, ito yung may commitment. Pag sabing may commitment, ganito ako mag-develop ng downline. Bibigyan kita ng oras, i-one-on-one ko prospects mo. Magkala ka lang sa akin ng tao. Two-way commitment yan. Magbibigay ako ng oras sa'yo, ano magagaling sa'yo? Tao. Ang hirap naman na magbibigay ako ng oras sa'yo para mag-one-on-one sa grupo mo. Pero ikaw, wala ka namang nire-recruit. Ang tawag doon, wala kang commitment. So makikita mo, ang level of commitment ng tao based on their activity. Pag wala silang activity, napakababaw ng commitment. Pero pag ang isang distributor, ang daming ginagawa, recruit dito, OPP dyan, invite dito, home party doon, table presentation dyan, isa lang ibig sabihin nun, malalim ang commitment niya. Kaya pag ikaw, ito, madaling makita future mo rito eh. Pag ikaw, alam mo sa sarili mo na, nagtatrabaho ka talaga, nag-OPP ka, nag-one-on-one ka, nagdadala ka ng prospect sa center, nag-table presentation ka, nag-o-party ka, meaning ginagawa mo yung activity, maniwala ka, kaya mo nang i-predict ang magiging future mo. Pag ikaw yung distributor na masipag at maraming ginagawa, kahit wala pang nangyayari sa'yo sa present, maipipredict mo, magiging successful ka talaga sa'yo. Pero pag ang tao, sabihin ko, wala kang ginagawa, konti activity mo, marami kang araw na walang prospecting, marami kang araw na hindi nag-aim global, mapipredict ko rin ang future mo. Walang mangyayari sa'yo. Nakuha niyo yung ibig sabihin? So, nakaninyo yung success nyo? Nasa in global o nasa inyo? Nasa inyo. Nasa inyo yan. Kahit gano'ng kaganda itong opportunity na to, kung wala kang ginagawa, walang mangyayari. Ang labanan dito, paramihan ng ginagawa. Paramihan ng one-on-one, ng OPP, ng prospecting. Paramihan ng kinakausap. Palakasan ng loob. Yung kahit saan ka mapunta, di ba may umiti sa'yo, patay siya. Yung mga ganon. Ako niya, nakapila ka sa bangko, ngumite, tapos siya. Mga ganon. Di ba? Paramihan ng exchange of calling cards. Ako, ganun ang training ko dati sa grupo ko. Malalaman mo kung ano mangyayari sa'yo based on your activity. And ang activity mo, based on your commitment. Kung alam mo ang mga bagay na naghihintay sa'yo, ibigan, ang sarap magtrabaho. Para sa akin, kung kayo nagkukumit sa mga work ninyo, na hindi nyo naman sarili ang pinayayaman at ibang tao naman ang pinayayaman nyo, mas lalo dapat kayo magsipag para sa sarili nyong negosyo. Ha? Okay? Number three, believe. Very important to believe in many things. Number one, believe in the company.
Do you believe in AIM Global? Yes! Ladies and gentlemen, do not be confused. Huwag po kayo malilito. Ah, hindi na natin kailangan i-prove ang sarili natin because I believe, dito po sa Bohol, nako, isa yan sa mga top BCO natin Bohol, isa sa mga top distributors ng AIM Global nandito sa Bohol, and naniniwala ko, dito, wala tayong kalaban. Ang pinakamaingay na, ang pinakamaingay na networking company lang dito, walang iba kundi Alliance in Motion Global. Lalo na ngayon, because at the rate that we are going right now, I've asked Elnie earlier, ang nakakakotse na po pala sa buong Bohol na AIM Global ay 20. 20 distributors ang nakabili na ng sasakyan dito. And counting. And naniniwala ako, dadami pa yon. Kasi marami sa inyo dito, magkakaroon ng kotse dito sa Motion Global. Panahon lang. Panahon lang yun. So, mga kaibigan, we remain very strong. We happen to be the largest networking right now in the Philippines. We're expanding globally. Nasa momentum stage tayo. And in any networking company, ang pinakamasarap na stage para sumama, walang iba kundi yung momentum stage. Kasi sa momentum stage, sumali ka lang, madadala ka ng buluso. Tingnan nyo. Halimbawa, pag may big OPP. Pag may big OPP, ganito karaming tao, magdala ka. Hindi pa nakaka-attend ng seminar, uupo pa lang yung recruit mo, ano sasabihin? Ano kaya nandito? Ang daming tao. Siguro may maganda rito. Tama ba? Yun yung meron ng AIM Global niyo. Magdadala ka pa lang ng prospect, half-convinced na sa dami ng tao. Subukan nyo nagsisimulang kumpanya. Ha? Nilalangaw. Pagdala mo ng recruit mo, walang katao-tao. Nakuha niyo ibig sabihin, mas magaling magpalaki ng grupo pag isang networking company, malaki na. Kasi nadadala ka nung agos. Parang wave lang yan eh, parang tsunami. Parang tidal wave ba? Basta tumayo ka lang, madadala ka ng agos. So sa negosyo natin ngayon, ang gagawin nyo lang, magdala ka lang ng magdala. Sa dami ng may resulta, magtututuro ka ng kotse, diba, ipa-aim mo sa mga millionaires club, ipa-meeting after meeting mo sa mga leaders, pag-uwi ng prospect mo, buwan eh. Ang dami niya nakita eh, tama? Pagbago isang kumpanya, may example na, wala pa. Sasabihin niya, yaman tayo dito, pati ng prospect, may mayaman na ba? Wala na, pero magkakaroon pa lang. Yun ang danger sa mga bagong kumpanya. Hindi ka tulad dito pag nagdala ka, may mayaman na ba dito sa AIM Global? Naba, oo, meron na. Ipagtuturo mo lang yung mga sakya na nasa labas dito, no? Alam na agad na mayroon ng yumaman sa AIM Global. Clear ba yun? Yes! Number two, believe in the products. Wala pong shortcut dito. The only way to believe in the products is to use the product. Walang shortcut dyan. Believe me, ikaw professional networker ka, maniwala ka, dapat natikman mo lahat ng produkto mo. Alam mo, believe ako sa mga magagaling sa products, alam mo kung sino? Yung mga nagtitinda ng DVD. Pag pumunta ka sa halimbawa, binibenta ka ng DVD. Ang dami mga binibenta ang DVD, di ba? Pag tinanong mo yung nagbebenta, maganda ba ito? Ikukwento sa'yo. Sir, ako napakaganda niya. Kasi ganito, bida, bla, 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 bla. May tinuro ka na naman. Eto, maganda ito. Ako, sir, napakaganda niya. Ganito, ganito, bla. Ituro mo lahat. Napanood niya lahat. Ano? Dapat lang ba na napanood niya lahat? Dapat lang ba? Oo naman. Dapat niyang napanood lahat. Kasi pag sa customer nagtanong, alam niya istorya, alam niya bida. Subukan mong bumili sa DVD na nagbebenta. Maganda ba to? Sabihin sa'yo, hindi ko alam sir, hindi ko napanood. Bili ka na naman. Ito maganda, sabi na naman niya, hindi ko alam sir, hindi ko pa pinanonood. Gaganahan kang bumili. Gusto mo sabihin sa kanya, magsara ka na nga, hindi ka pala. Tama ba? Ganito rin dito, dapat alam niyo yung product niyo. Dapat nagamit niyo. Dapat example ka ng produkto. Mamaya, nagbebenta ka ng perfect white o white light, ikaw mismo ang itim. Pinenta na, naka-sleeveless ka pa, oh. Pili ka ng white light. Nakita, kinigili mo kahit. Pero may solusyon doon, may solusyon. Pag ano ba, pinenta mo white light, ang itim ng kinigili mo. Sabi sa inyong customer, ba't ikaw ang itim ng kinigili mo? Sabi mo sa kanya ganito, sige, kapag hindi mo ginamit to, ganito mangyayari sa kanya. Luzon, ano? Luzon? Ayaw talaga. Ganda ng mga produkto natin. Kumwentuhan ko kayo, ha? Yung top BCO natin, pag sabing top BCO,
yan po yung pinakamagandang, yan ang pinakamagandang benta, pero pag sabing top BCO, yan po yung pinili ng mga distributor sa buong Pilipinas, pinagbuto-butohan nila. Na itong BCO na to yung pinaka-friendly, pinakamaganda yung itsura, not necessarily sales-wise. So, ang nanalong top BCO last year, yung Binyan BCO. So, nandun po ako, first time ko, a few weeks ago, pinuntahan ko yung BCO, napakaganda naman talaga. Napaka-friendly po nung may-ari, at napaka-accommodating nung ambiance. Ngayon, ito nakakagulat. Yung BCO operator, si Mr. and Mrs. Ramos, no? Si Tita Judy at saka si Tito Ed, mga mayaman na po. Bakit mayaman? Yung Tito Ed, contractor po siya ng Catholic churches. Ayun, yung nagtatayo ng church, yun ang negosyo. For so many years, yung negosyo. So may kaya na. May pera na. Ang anak, nag-aaral sa Ateneo. Hindi ka makakapagpa-aaral ng taap ng bata sa Ateneo pag wala kang pera. Ito malupit. Ang course pa ng anak nila, law. So may kaya talaga. Ang dami sasakyan, etc. So na-intriga. Bakit nag-give global ito? O paano ito na-recruit? Ito yung tanong-tanong ako. Sabi ko, sino po naka-recruit sa inyo? Ito ang kwento. Ang naka-recruit sa kanya, alam nyo kung sino? Carpintero. Paano nangyari? Kwento. Ito pa lang si Mr. Ed Ramos, siyempre sa bahay. May garden sila. Nagpagawa ng kubo. Bahay kubo ba? Yung kabahay kubo na pang garden, pwede kang mag-relax doon, pwede kang kumain ng family doon. Yung maliit na. Guess what? Yung carpintero na gumagawa ng bahay kubo, distributor ng Amy Lopales. So, sabi niya, ang pangalan ng carpintero si JR, in-interview ko, paano mo na-recruit yan? Sabi niya sa akin, sir, yun nga eh, nung pumasok ako sa bahay niya, ang ganda ng bahay, second floor, daming kotse. Sa loob-loob ko, ako hindi ko na marerecruit to, mayaman na. Pero sir, may dala akong product. So binentahan ko na lang para kumita ko. Kasi hindi ko na marerecruit eh. Yung pala, all the while, nilakasan niya yung loob niya magbenta. Hindi niya alam, eto palang lalaki, yung contractor, may sakit, diabetic. For 5 years, tuwing gabi, 5 beses bumabangon sa gabi para lang umiinom. Pag nagda-drive at nakaramdam na iihi na siya, kailangan niya mag-stop kaagad within 3 to 5 minutes. Otherwise, iihi siya sa salawal. Binentahan ng Complete, binentahan ng Restore Life, tsaka College. Binentahan. Eh yung mama, sabi niya, wala na mawawala, tsaka baka makatulong sakit ko. Binili. After 1 month, kumaling yung lalaki. Kumaling! Nung bumaling, para makabili, makakuha ng discount. Kasi ang ganda ng product eh. Yung asawa niya, meron namang parang pag nagkakaroon daw, si Ita Judy, pag nagkakaroon, nagme-mens, nagkakalagnat, tsaka nahihilo. By taking the Complete, nawala. Sabi nila, ang ganda ng product na to. Ngayon, ang ginawa, paano kami magkaka-discount? Sabi nung JR, atin po kayo ng product demo. Umatin ng demo. Hindi alam ang kasunod, marketing plan. Hindi nila alam na yung kasunod, sabi niya sa akin, alam niyo sir, kumatid kami ng demo. Hindi namin alam, may marketing plan pala. Noong nakita namin yung marketing plan, ang ganda pala ng negosyo, ng 7 hits kaagad kami. Awan niyo yung sabihin. Ano, paano na-recruit yun? Sa OPP o Prada? Prada. Eh dito, may mga marirecruit kayo, hindi nyo marirecruit. Pero pagka gumaling sa Prada, bigla niyong marirecruit. Kaya dapat, naniniwala kayo sa produkto natin. Yun yung power ng leverage. Carpintero siya, pero nakuha niya contractor. O di parang na rin siyang contractor. Yes. Tama ba? Yes. Kaya minsan, nasa pagre-recruit niyo yun eh. Hindi ka madaldal. Yung na-recruit mo, lintik dumaldal. O di parang ang daldal mo na din. Di ba minsan may marirecruit ka, mas madaldal pa sa'yo eh. Yung natutulog na, dumadaldal pa, mga ganon. Pagka sumasakay ng jeep, ang binibilang, 1-5-1-5-1. Diba? Mga PNR, alam niyo yung PNR? PNR, pusakal na recruiter. Lahat na masalubong sa palengke, nire-recruit, mga ganyan. So hindi niyo masasabi, kaya you have to believe. Ano pa? You have to believe in your uplines. Okay? Part of having a good learning attitude,
dapat nakikinig kayo sa upline ninyo. Follow your uplines, please. Maraming mga nag-fail sa negosyo ito kasi matitigas ang ulo. Minsan feeling nila magaling pa sila sa upline nila. So please, in this business, please humble down and believe in your upline because your uplines are your best route to success. They are your roadmap to success. They know better. Sila yung mag-guide sa inyo eh. Kaya dapat you trust your upline, naniniwala ka sa upline, you follow your upline. Dito, pagka magaling kang sumunod, madali ka magiging successful. Maraming mga distributor, bago sumunod, nag-a-analyze muna. Pag pinagawa si upline, i-analyze muna niya. Tama ba yun? Tama ba? Kaka-analyze, napaparalyze. Ang tawag dyan, analysis paralysis. Totoo yan, yung mga magagaling na tao, they keep on analyzing. Yung mga hindi magagaling, hindi nag-iisip, ginagawa na lang, kaya may resulta sila eh. Doon sa mga magagaling, isip ng isip, o yung kakaisip, walang result. Nakuha nyo ba? Yes. At the same time, uplines, you should also believe in your downlines. Siyempre, di ba, yung downlines natin, paano nyo hindi nyo naman siguro re-recruitin niya kung hindi kinaniwala sa kanila. And please, being a networker, it's your moral obligation to share these people, to share this business to everybody. To every people you come in contact with. Huwag kayong mamimili. Moral na obligasyon natin na ikwento tong negosyong to sa kahit sino mang tao na makikilala natin, irrespective kung ano background nila. Moral na obligasyon mo yun. Why? Kasi maganda tong negosyo eh. Can you imagine kung namili kayo ng recruit? Can you imagine kung ang training sa Global, mamili ka ng recruit? Eh di sana wala nang nag-recruit kay Leo Kaduyang. Di sana wala nang nag-recruit kay Wilfredo. Di sana wala nang nag-recruit kay, Johnny Formentera. So give everybody a chance because for all you know, ang naghihintay na agila sa grupo mo, yung mga pinakasimpleng taong nasa paligid mo rin. Ang negosyo nito, very ironic. Very ironic yung negosyo kasi minsan kung sining iniisip mong maniniwala sa'yo, yun ang hindi naniniwala. Minsan yung iniisip mo naman, wala ka kwenta-kwenta, yung pala agila mo. Kaya huwag nyo ma-overlook. Give everybody a chance. At pag nagkaroon kayo ng downline, tulungan nyo. Because your success in this business will highly depend sa mga numbers ng tao na matutulungan ninyo. The more downlines you help na makaakyat, the more naaakyat ka. The more na iniisip mo sarili mo dito, the more hindi ka aakyat. Kaya ang i-empower mo, yung mga downlines mo. Yung mga downlines mo ang umangat. Mahirap yung pag yung mga downline ninyo, nagsisimula ang commitment dito, nagsisimula ang commitment mo dito bilang upline pag ang downline nyo nag-pay-in. Some sponsors, nag-he-stop o humihinto ang commitment pag nag-spec nag-pay-in na ang downline. Meron akong mga kilalang mga sponsors, ganito eh, oh. Pag yung downline, first time, na na-recruit, na gustuhan yung negosyo, magsi-seven heads. Kaya lang yung magsi-seven heads niya, niloan sa SSS. So sasabihin ngayon ng downline, upline. Next week palalabas yung loan ko, magsi-seven heads ako. Si upline ngayon, lintik makapalo up yun. Araw-araw, nagtitext, coffee. Punta ka sa office, tuturuan kita. Eh, one week na gano'n. Pag lumabas na yung loan, bumili na ng global package, pito, eto na. Hindi na nagpa-follow up yung upline. Pag nag-follow up yung downline sa upline, upline, coffee tayo. Alam mo, sasabihin ng upline, who you? Kawawa naman. Guys, ang sinasabi ko dito, pag yung mga downline yung nag-pay-in, hindi natin alam kung saan nila kinuha yung pang-global package nila. One thing or the other, nahirapan niyan para makuha yun. Hindi natin alam kung, matagal nilang savings yon, hinugot. Hindi natin alam kung ilang alkan siyang binasag nila para lang makakuha ng 798. Hindi nyo alam, baka pumatay pa yon para lang makakuha. Tapos pag nag-join, pababayaan nyo lang. Kawawa naman. Nakuha nyo ba? So, believe in your downlines. Pero, kalimutan nyo ng maniwala sa lahat, huwag nyo lang kalilimutang maniwala sa sarili ninyo. Please, before success happens, tanggalin nyo lahat ng self-doubt ninyo. Tanggalin nyo lahat ng pagdadalawang isip, lahat ng duda nyo sa sarili nyo. Before your success happens,
before you become even successful, you have to assure yourself, you have to feel that you deserve to become happy and successful in this world. Minsan kasi kaya hindi dumadating ang success, hindi kasi natin tanggap ang sarili natin. Ano yung ibig sabihin hindi tanggap ang sarili? Kasi ako magaling Hindi kasi ako madalita. Sana kasing galing na lang niya ako. Ang tawag dito, mga prisoners of hope. Mga, you know, sila yung mga nakakulong sa sarili na lang mga, you know, limitations. Start believing in yourself and assure yourself and you have to feel that you have to become successful in this world. Kung gusto niyo maging successful, ang muna niyong iisipin, dapat deserve mo. Tell yourself, I deserve to become successful and happy. Don't be hard on yourself. Dapat ang self-image niyo mataas. Positive ang tingin niyo sa sarili niyo. Huwag niyong titignan yung weaknesses ninyo. The more na tinitignan niyo yung weakness ninyo, the more na hindi kayo umaya. Believe in yourself. Tell yourself when you go home, kaya ko to. Kahit walang naniniwala sa inyo, kaya ko to. Kahit mag-isa ka pa rin hanggang ngayon, magiging global ang pasa to. 1 year ka na mag-isa ka pa rin, kahit na magiging global ang pasa to, pwede na. Hanggat may bukas, may pag-asa ako. Yes! Yan sasabihin niyo sa sarili niyo, ha? Kaya, always believe in yourself. Wala pong pinipili yung negosyo natin, irrespective of any background, ano yun, affiliation, whatever, pwede ka maging successful dito. I-feel nyo lang yun. Kasi, ikaw, ang hindi alam na maraming tao, pag ikaw kumakausap ng mga tao, ng prospects mo, mararamdaman nila gano'ng kaka-confident sa ginagawa mo. Kaya kung ikaw mismo, walang tiwala sa sarili mo, mararamdaman nila yan eh. And kahit ikaw man yung prospect, sasama ka ba sa taong walang tiwala sa sarili niya? Nakuha niyo ba? So you have to believe in yourself. Tell yourself, magiging global ambassador. When you go home tonight, pumunta ka sa banyo, may salamin doon, di ba? Kausapin mo yung tao niyo, yung makikita mo sa salamin. Sarado mo pinto. Tapos tingnan mo, tulog na muna lahat ng tao sa bahay. Baka maya-maya niya, gising pa yung nanay mo, marinig, nagsasalita ka. Lalong sasabihin nun, lintik na yung global yan, baliw na yung anak ko. Sarado niyo muna. Tapos sabihin mo sa nakarap sa salamin, magiging successful ka. Well, dapat yung sarili mo makita mo doon. Pag hindi, takbo ka. Pag may nakita kang iba, takbo. Sabi mo sa sarili mo, kasi yung taong karaw mo, dalawa lang yan, siya yung mag-i-stop sa'yo o siya yung tutulong sa'yo para mag-succeed. Kahit na buong mundo, pinipigilan ka, pero ikaw ayaw mo, wala silang magagawa. Pero kahit buong mundo, tinutulak ka, pero ikaw yung ayaw na, wala rin silang magagawa. So at the end of the day, nasa sarili mo yung success mo. Life story assures us that everything we need to become successful is already with us. Bago tayo pinanganak sa mundong to, nasa atin na yung mga ability para mag-succeed. Ang kwento dyan, if you use it, much more will be given to you. Yung talent mo, pag ginamit mo, more talents ang ibibigay sa'yo. Pero pag hindi mo ginamit, you will lose it. So dito sa Inglobal, we give you a chance para magamit yung mga talents na yun. All you have to do, maniwala kayo sa sarili niyo. May kwento dyan, scientific explanation ho to. May isang container, yung bigger container sa laboratory. Nilagpiyan po ng mga pulgas. Pulgas. Di ba yung mga pulgas tumatalon? So syempre, ang tendency ng mga pulgas, tumalon-talon. Talon sila ng talon. O ngayon, ang ginawa, nilagyan ng takip. Eh, talon pa rin sila ng talon. Kaya lang sa pagtalon nila, nauuntog na sila. Baka ikaw yung pulgas, pag tumalon ka, wii-tok! Sa katalon, guess what? After a few weeks, they perfectly set their minds na yung talon nila hanggang doon lang sa hindi sila mautuntong. Ano tawag doon? Natansya nila. So pag tumatalon sila, natansya na nila yung hanggang saan lang para hindi sila nautuntong. After a few weeks, tinanggal yung takip. Dito kayo magugulat. Wala nang takip ha. Pero hanggang doon pa rin yung talon nila. Kasi akala nila, may takip pa rin. Ang lesson dito, maraming tao sa Improver, di umaagat. Alam niyo kung bakit? Utak pulgas eh. Di ko
kaya, ang hirap magbenta, ang mahal, wala na akong marikrugat. Ang tawag dyan, mga self-imposed limitation. Ikaw ang naglalagay ng limitation sa sarili mo. So, as long as nilalagay mo ng limitasyon yung sarili mo, hindi mo nakukuha yung mga goals mo sa buhay. Sayang, kaya dapat, dito, lagi kang maniniwala sa sarili mo. Even when chips are down, even things are down, you have to believe in yourself. Pag down kayo, ang best way na kakausapin nyo, alam nyo kung sino? Apply nyo. Pag down kayo, huwag kayong kakausap ng kapitbahay. Malay ba nun sa in-global? Tama ba yung ibang tao kasi pag nagtanong, ang nilalapitan, mga taong walang kinalaman sa negosyo niya. At saka dapat lang tignan nyo mabuti ito. Dapat kayo mismo kaya nyo i-motivate yung sarili nyo. You don't need other people to motivate you. Tignan nyo pa lang yung sitwasyon nyo sa buhay. Dapat enough na motivation na yan. Hindi nyo na kailangan magpapamotivate sa iba. Parang ako, meron akong downline. Wala ang ginawa kundi magpamotivate sa akin. Apply, motivate mo naman ako. Negative ng nanay ko. Eh, di mo motivate ko naman. Tuturuan mo. Hyper na lang siya. After a few weeks, lapit mo naman ang apply ko. Motivate ko na naman. After a few weeks, lapit na naman. Motivate na naman. Sa loob-loob ko, paano ko ba? Paano kaya kami matatapos? Motivation pa lang, hindi niya matapos-tapos. Paano kita matutulungan ng ibang bagay? Matutulungan ng ibang bagay? Motivation pa lang, hindi mo kaya sa sarili ko. Kaya dito maniwala kayo. Dapat ikaw kaya mong i-motivate yung sarili. Kasi most often than not, in this business, you have to be a self-starter. Dapat self-motivated ka. You don't need other people. Well, sa una, kailangan mo i-apply mo para minomotivate ka. Pero wala. Pag-anim na buwan na kayo nagmamotivate ka, iba ang usapan na yan. Anim na buwan ka na minomotivate na apply mo, iba na yan. Dapat patating yung panahon, kaya mo na rin i-motivate yung sarili mo. Clear mo ba yun? Yes! Attitude na yan. Number four, always be positive. Importante to. Lagi kayong positive dapat. Pag sinabi positive, kahit di kumikita tuloy. Alam niya yan? Pag sabi positive, kaisa-isahan na nga lang yung downline mong nag-pay-in, nag-quit pa, tuloy ka pa din. Ang tawag doon, pagiging positive. Whatever that is happening to you right now, it's just a preparation for something good to happen. When you say being positive, you know, in your mind, tapos na dapat. Dito pa lang, dapat tapos na. Dito pa lang, successful ka na. Tinatrabaho na lang natin. Dito pa lang, global ambassador ka na dapat. Dapat ito pa lang, nakumbinsi mo na. Ang problema, pag ikaw hindi mo ito makumbinsi-kumbinsi, kasi kada negative situation, kada negative circumstances, naapektuhan ka. Ang taong gusto maging successful, every day, every minute, every second, positive siya. Kasi pag positive ka, na-attract mo mga positive na bagay din. Pag negative ka, ang na-attract mo mga negative din. Kaya pag may negative kayong iniisip, brush it off, tanggalin nyo kagad sa isip nyo. Minsan kasi pag mag-isa na lang tayo, may kausap tayo eh. Tama? Pag nakahiga ka, may kausap ka mag-isa, parang hindi ko na kaya. Yung kabila mo naman, hindi, kaya mo pa. Eh, demonyo eh, no? Eh, demonyo, tsaka angel eh. Nag-aaway. So, dapat dito, remain positive at all times. Malaking bagay yung positive kayo kasi yan po yung magdadala ng karir nyo sa negosyo natin. Believe me, hindi siya madali, pero pag positive ka, dumadali siya. Ang mahirap, hindi na nga siya madali, negative ka pa, magiging negative talaga buhay mo. Nakuha niyo yung kwento? So, ako naniniwala, yung pagpunta niyo sa in-global, yung pagiging member niyo dito, may purpose niya. Unfortunately, ang gagawa ng ang gagawa ng success mo, hindi ibang tao, kundi ikaw eh. God has shown you a very good opportunity. Maganda ba yung aim? Yes! Opportunity ba talaga siya? Yes! Kaya lang, binigay niya na yung opportunity. Binigay niya na yung buto. Sino magtatanim? Siya pa rin ba? Ikaw. Ang hirap naman nung binigyan ka na ng buto, yung nagbigay sa'yo ng buto, siya pa magtatanim. So God gave us the opportunity. It's up to us already to work on this opportunity. Unfortunately to many people, pag nahihirapan, pinakakawalan yung opportunity. Ako alam yung nagsisimula, lagi ko lang iniisip tong kwentong ko, kung bakit dapat kayo maging positive lagi. Naniniwala ko yung pagpunta nyo sa aim, may purpose siya. Why? May nakita na ba kayong ibon na namatay sa gutom? Yung lumilipad na ibon, tapos bumagsak sa harap ng matay, walang makain. Wala. Unless, kulungin mo, huwag mong pakainin, mamamatay. Pero those birds at wild, hindi namamatay sa gutom yun. Why? Because they are well provided. Ibig sabihin, before God created those birds, ginawa niya muna yung mga pagkain ng birds na yun. Hahanapin na lang ng mga birds na yun. Tama ba? Meaning, bago binawa ng Diyos, yung ibon, ginawa niya muna yung pagkain.
hindi baliktad na nauna yung ibon. So, ibig sabihin, nauna yung pagkain bago yung ibon. Nakuha niyo yung logic? Ganito rin yan sa aim. Hindi ka tatawagin dito ng walang purpose. Bago ka tinawag dito, ginawa na yung mga tao magpapa-global ambassador sa inyo, hahanapin nyo na lang. Hahanapin nyo na lang. Hindi pwede nauna na ikaw muna. Hindi, baliktad. Nauna na yung mga tao marirecruit mo bago ka dumating dito. Hahanapin mo na lang sila. Just like the birds, they have to look for those foods. Pero nandun na yan. Ikaw din ganun dito. Bago ka tinawag dito, nandyan na yung mga recruit ninyo. Hahanapin nyo na lang. Why? Hindi yun mag-volunteer. Hindi yun kakatok sa bahay nyo. Hindi yun sasabihin na, ako ang sugo, ako magpapaglobal ang basa doon sa'yo. Nakuha nyo ba? You have to get out, look for those people at kayo ang kakausap sa kanila. So always be positive. Minsan hindi lang dumadating pa yung mga agila ninyo, yung alas ninyo, yung mga leaders na downlines ninyo. Hindi pa lumalabas siya normally. Kasi, tinetest ka pa ng nature. Tinitignan kung deserve mo na. Hindi darating ang tamang recruit, tamang tao sa inyo kung hindi nyo pa deserve. So mauna muna yung dapat ready ka or prepared ka na muna. So don't worry kung nahihirapan. Kasi may kwento dyan eh. Alam niyo yung cocoon? Yung caterpillar bago maging butterfly. Di ba nasa loob po sila ng cocoon? Ganyan yung itsura nyo eh. Makikita nyo yan sa tangkay ng mga halaman o kaya puno. Alam nyo, for 2 weeks, yung caterpillar, walang pagkain yan. Madilim. Limited ang air. Tapos nagtatransform sila, tumutubo yung kanilang pakpak. Ito, malupit. Paglalabas na sila, yung lalabasan nila, napakaliit na butas. Bakit maliit na butas? Kasi kailangan nilang mahirapan. Bakit nila kailangan mahirapan? Kasi yung butas, kaya maliit, para mapiga yung katawan nila. Kasi pag napiga yung katawan nila, may lalabas na likido. May lalabas na liquid. Yung liquid, kailangan yun ng kapakpak nila para pampatibay ng pakpak nila. Ang galing, ano? So, ibig sabihin, nature has its way para patibayin yung pakpak ng butterfly. Kailangan niya na mahirapan para mapiga siya. Kasi pag hindi siya napiga, hindi lalabas yung fluid. So, kailangan pala yung fluid pampatibay ng pakpak. So, ang tanong, yung paglabas nila ng yung mahihirapan sila, napasama o napabuti? Pabuti. Pabuti. Kaya huwag kayong matatakot kung nahihirapan kayo kasi hindi nyo alam, napapabuti kayo. Eh, may isang bata, alam nyo ginawa? Ginunting. Naawa eh, ginunting. O hindi nga nahihirapan yung butterfly, pak, diretso sa lupa. Nilanggam, patay. Nadalian ba siya? Yes. Napabuti ba? No. Kaya huwag takot kayo pag madali. Kasi mas nakakatakot, baka mas hindi kayo makalipad pag nadadalian kayo. Nahihirapan kayo, alam nyo kung bakit? Kasi pinatitibay namin ang pakpak ninyo para malayo ang marating nyo sa inyo. So, ibig sabihin yan, always be positive. Okay? Number 4, last, no? At isa, tapos na tayo. Number 3, number 4, no? Part 1, fear and doubt, etc. Number 4 na tayo, part 4. What is part 4? Skills. Okay? Ano itong skills? Ito yung mga i-develop ninyo, dito kayo dapat gumaling. Number 1, dapat meron kayong prospect list. Okay? Ano itong prospect list? Listahan ng mga prospect. Tinagalog ko lang. Hindi, dapat meron kayo niyan. Diyan yung ililisa yung mga prospect ninyo. Pangalawa, dapat masipag kayong mag-invite dito. Mag-recruit. Ang trabaho ng networker, alam niyo kung ano? Mag-recruit. Kung may career kayo dito, mag-recruit. In fact, kailangan lagi kayo nagre-recruit. Because recruiting solves all problem. Lahat ng problema ng networker, ang sagot, alam nyo kung ano? Recruit. Pag may nag-relam sa akin, apply. Hindi pa ako kumikita eh. Alam nyo sa sagot? Recruit. Apply, nahihirapan na ako eh. Alam nyo sagot? Recruit. Apply, yung downline ko, nag-quit. Recruit. Apply, ano gagawin ko? Recruit. Nakuha nyo? Recruiting also solves problem. Ibig sabihin, lahat ng problema sa networking, ang bottom line, recruiting. When you go to a party, recruit. When you go to a funeral, recruit. Totoo yan. When your big guy disappears, recruit. When your paycheck goes down, recruit. When you want to buy a car, recruit. When you want to get your dreams, recruit. Kaya ang solution,
Recruit. Bakit? Kasi pag nag-i-invite ka, meron ka nare-recruit, meron kang presentation. Isa to sa dapat yung natututunan. One day, guys, it's your obligation na dapat marunong kayo mag-OPP. Normal yung sa una, hindi pa kayo marunong. Nagdadala kayo sa center, nagdadala kayo sa BCO, nagpapa-attend kayo tuwing may big day na ganito. Pero dapat dumating yung panahon, basic yon, marunong kayong mag-product demo at saka OPP by your own. Hindi pwedeng lagi kayo nakaasa sa upline. Tama ba? Pag lagi ka nakaasa sa upline mo, nakadepend ka sa oras niya, eh paano kung hindi siya available? Wala ka na makakausap. So dapat dumating yung panahon, marunong din kayong mag-present. Marunong kayo mag-OPP. Huwag kayo mag-relap. Pag hindi kayo marunong, paturo kayo sa upline niyo. Obligasyon ng upline niyo na turuan kayo kung paano mag-OPP. So pag may nai-invite, may presentation. Tama ba? Pag may OPP, may pay-in, wala? Meron. Pag may pay-in, may kita, wala? Meron. Oh, di ganun kasimple. Gusto niyong kumita, saan magagaling? Invite. Saan magagaling ang kita? Recruit. Ngayon, simple lang. Paano palalaki ng kita? Palaki ng pay-in. Paano dadami pay-in? Paramihin ng presentation. Paano dadami presentation? Damihan ang invitation. Eh, paano niya kung gusto niyo maging milyonaryo dito pero sa loob ng isang taon, isa lang ang nire-recruit niyo? Alam niyo ba sila Elnie, sila Anita, few years ago? Alam niyo yung goal nila every month? Sila mag-asawa. 10 direct recruit every month ang goal nila. Dapat makasampu si Elnie, dapat makasampu si Anit. Made na yung mga yan. Lalabas na nga yung hammer nila a few weeks from now. Pero, hindi na nakikita, re-recruit pa rin. Ang lesson doon, kasi yun yung tama. Eh sila nga eh, successful na, nagre-recruit pa. Eh di lalo na yung sa inyong iba na nagsisimula pa lang. Nakuha niyo ba? So, more invitation, more presentation, more pay-in, more income. Kaya lang, may catch sa invitation. May twist. May catch. Ano? Pag nag-i-invite, may rejection. Yun nga lang. Kaya yung katulad ng sabi ko dito kanina, di ba? Para maiwasan yung rejection, huwag ka lang mag-invite. Tama din naman. Kayaman ka nga. Mm. Kaya pag may rejection, may discouragement. So ano gagawin nyo pag may discouragement? You have to know how to handle discouragement. Dapat alam nyo paano siya i-handle. Kasi ang discouragement, emotional yan eh. Hindi katulad ng rejection, external. Ang discouragement is an emotional thing. You process it inside you. Di ba pag na-reject ka, pag-uwi mo, dalagala mo pa rin? Number one lesson sa discouragement, don't take it personally. Number two, accept that there will be people who will discourage you. Maraming detractors. Lahat ng mga success sa history, inawanan muna bago nag-click. Alam niyo ba yun? Nung inimbento ang telepono ni Alexander Graham Bell, alam niyo ba pinagtawanan siya? Nung inimbento ng Wright Brothers na lilipad ang eroplano, ha? Alam niyo bang pinagtawanan sila? Nung unang sinabi na computer ang magiging uso pagdating ng araw sa buong mundo, ano sabi ng mga scientist? Ano sinabi ng mga matalinong tao? Hindi ma-overpower ng computer ang human brain. Pero ngayon, hindi na pwedeng mabuhay ang tao nang walang computer. Subukan nyo, pag magbabangko kayo, tapos yung mga bangko, wala pa rin computer. Abacus pa rin ginagamit. Nakuha nyo ba? Lahat ng mga major successes sa buhay, you know, underwent a lot of persecution and ridicule before they become successful. Totoo yan, maniwala ko kayo. Walang, sa una pa lang, tinanggap na maraming tao ang success. Kaya kung kayo, pinipersecute, niriridicule ngayon, ganun talaga. Kasi tama ang direksyon nyo, papunta talaga kayo sa success, kaya nyo pinagdadaanan yan ngayon. So, may discouragement, anong gagawin? Ito yung formula. Some will join you. Some won't join you. So what? Next! Ano ibig sabihin yan? Some will join, some won't join, so what? Next prospect.
Awan nyo. Some will join, some won't join. So what? Next. Sa isip nyo lang yung so what, ha? Huwag yung pag-ayaw niya, so what? Next! Inaaway ang recruit, no? Huwag nyo ngaaway yung mga recruit nyo. Why? One day, babalikan nyo yan. Pag inaaway nyo, nasaktan ng pride, kahit gustong maniwala niya, sa iba na lang yan sasama, hindi sa inyo. Kaya huwag nyo ngaawayin. Pag ayaw ng prospect nyo, don't take no forever. Minsan, no just means not now. Tandaan nyo to, every 6 months, nagbabago sitwasyon ng buhay ng tao. Every 6 months, nagbabago ang economic situation natin. Tandaan nyo yan. A few months ago, pag nirecruit mo yung mga taga-Philippine Airlines, tatawanan ka lang. Ngayon, recruitin mo yung mga taga-Philippine Airlines, sasama na ba? Yes, walang mga trabaho, natanggal sa trabaho eh. Tama ba? Nag-iba sitwasyon ng buhay ng tao, kaya yung mga ayaw na prospect nyo, huwag nyong awayin, balikan nyo after 6 months. Pag-ayaw pa rin, after 6 months pa rin. Yung mga mag-discourage sa inyo, yung iniiwasan kayo sa kaka-recruit, kung ano na dahilan ginagamit, may hindi ganun ba kayo na-recruit? Yung sabi niya, may gagawin ako bukas eh. Tapos pag ni-recruit mo kinaumagahan, may pupuntahan ako eh. Tapos pag ni-recruit mo naman, sasabihin, may birthday eh. Lahat na lang ginagamit. Minsan sasabihin, magkakasakit ako bukas eh. Ganito, technique dyan. Pag may mga recruit kayo na gano'n, tapos wala nang ginawa kundi maganap ng dahilan, ang script nyo, pare-pareho lang. Ano yung pare-pareho lang? Ano pare, pwede ka na? Siya, mag-iisip na naman. Ikaw, ano, pwede ka na? So yung ikaw, hindi nagbabago. Siya, pabago-bago. Guess what? Mauubusan din siya ng dahilan. Sasama rin sa inyo ang pagdating ng araw. Oh, mauubusan din ng dahilan eh. Kasi isip siya ng isip, ikaw hindi nagbabago eh. Ano, pwede ka na? Isang buwan, ano, pwede ka na? Mauubos na dahilan niya, sasama na rin sa iyo. Sasabihin nun, ubos na dahilan mo, sige, sasama na ako sa iyo. So, dapat makulit ka sa negosyong to. So, don't get discouraged pag ayaw. Some will join someone, so what? Someone else is waiting out there. Just be patient. Diba, sabi nga nila, patience is a virtue. So, tandaan niyo to. May kwento dyan, ano? May isang palaka. Si Patpating Palaka, nasa balon. Alam niyo yung dried well? Ano ba yun sa Bisaya? Yung well? Tabay. Tabay? Tatabay. Dried well. Marami ditong palaka. Pero dito, may isang Patpating Palaka, nangarap siyang makalabas. Kasi sabi niya dito, kukunti pagkain. Ang baho, ang dilim, agawan sa pagkain. Sa loob-loob niya, pag tumitingin siya pataas, ang liwanag, sabi niya sa lili niya, siguro sa labas ang daming pagkain. Siguro doon masarap. Siguro doon ibasin mo yung hangin. Siguro doon maliwanag, kasi ang ganda tingnan. So nangarap siya. One day, sabi niya sa lili niya, lalabas ako dito. Kaya natin maliit na palaka lang siya at patpating palaka siya, hindi siya makalabas kagad. So what he did, everyday tumatalon siya. Kaya lang, sa araw-araw na pagtalon niya, yung mga kaibigan niyang palaka, mga barkada niyang palaka, araw-araw din siyang kinakantsawan. So talon siya ng talon, sila kantsaw ng kantsaw. Ay, patating palaka, huwag ka na mangarap. Dito na tayo mangamatay. Talon pa rin siya. Ay, patating palaka, uminom na lang tayo, walang mangyayari sa'yo dyan. Magtongin sa lang tayo dito. Siya, talon pa rin ang talon. Pero hindi namamalayan ng mga barkada niya, nadadagdagan ng 1 inch yung talon niya. Kasi pag ang muscle mo, ginagamit mo, lalo siyang nag-improve. Ikaw, pag lagi ka nag-OPP, sa una walang naniniwala, hindi mo namamalayan, nag-improve ka. So, ganun din siya, talon siya ng talon, sila kantsaw ng kantsaw, talon, talon, kantsaw, until one day, dahil patas na patas yung talon niya, nakalabas siya. And true enough, paglabas niya, sabi niya sa sarili niya, wow, tama ako, buti na lang nangarap ako. Ang liwanag dito, ang sarap, ang daming pagkain, ang bango. As soon as nakita siya ng mga barkada niyang palaka, ano sabi sa kanya? Oy, patpating palaka, balikan mo kami. Patpating Palaka, turuan mo kami kung paano rin kami makakalabas dito. Pero alam mo, ginawa ni Patpating Palaka, he jumped and he jumped and he jumped away and he lived happily ever after. Number one lesson. Bakit siya naging successful? Hindi siya nakinig. Hindi siya nagpaka-discouraged. Number two lesson. Alam niyo kung bakit hindi siya nakinig? Bingi pala siya, kaya hindi niya mapakinggan yung sinasabi ng mga barkada niya.
Yan. So, ano lesson doon? Simple lang, pag dinidiscourage kayo, magbingi-bingihan muna kayo. And I promise you will live happily ever after. Kaya, huwag kayong magpapadala dyan. Oh, another story about that. May kalabaw, nahulog sa sinkhole. Alam niyo yung sinkhole? Nahulog bigla. Problema, yung may-ari ng kalabaw, hindi niya masave yung kalabaw niya kasi ang bigat. Tsaka, you know, ang hirap i-pull out. So, ano ginawa na lang niya? Sabi niya sa sarili niya, total matanda na naman ng tong kalabaw ko. Tabunan na lang namin ng lupa, ayaw mo nang mamatay. So, yung kalabaw, tinabunan na lang nila ng lupa. Nakasama niya yung mga kapitbahay niya. Pero habang tinatabunan niya ng lupa, yung kalabaw, tumatama yung lupa dito sa likod. Ang ginagawa ng kalabaw, sinishake. So yung lupa, bumabagsak sa paa niya. Tapos ini-spam yung feet. So napansin nila, galing ano, pag nalagyan ng lupa dito, isishake, pupunta sa gilid, isnap yung feet. So effectively, umaangat yung kalabaw. So tapos sila natapon na lupa. Hanggang one day, nakalabas yung kalabaw. Ano lesson doon? Life will throw you many things. Especially in this business. Maraming mga Indian, etc. Pero parang yung kalabaw, just shake it off and stamp your feet. Marami ng Indian sa inyo, nani-negative ka, shake it off and stamp your feet. Na-Indian ka, shake it off and stamp your feet. Kaya pag nakita ko kayo sa center at nagkaganito kayo, alam ko lagi na nangyari sa inyo. Ha? Okay? Kung nakita ko kayo sa BCO at nagkaganyan kayo, alam ko na nangyari sa inyo, na-Indian kayo. Clear ba yun? Yes! Okay? Number four, if you want to become successful in this business, yung word na success, may apat na S, ay may tatlong S. Tama ba? Yung word na success. Para maging successful sa networking, always remember the three S. Ano yung unang S? Sponsor people. Recruit. 80% of your time should be dedicated on recruiting. Pangalawang S, sell the products. Huwag kayong makakalimot na magbenta ng produkto. Why? This is a product movement business. Pag kayo magaling magbenta, nagpo-push kayo ng product, ang magagawa niyong grupo, magaling din mag-push ng product. Pag malakas ang product movement ng grupo niyo, malaki ang kita niyo sa Unilevel at saka sa Stairstep. Ang magandang income sa Unilevel at saka Stairstep, even if the recruiting stops, you still make money. Hindi ka tulad sa binary, pag wala nang pay-in, wala ka ng kita. Pero sa Unilevel at saka Stairstep, basta gumagamit yung existing group mo ng mga products, kumikita ka pa din. Yes. Pangatlong S, service. Ano tong service? Dalawa. Ang makikreate mong grupo sa sponsoring, downlines. So support and serve your downlines. Ang makikreate yung grupo sa selling are customers. So serve your customers. Merong tinatawag na after sales service. Yung mga customers nyo pag bumibili ng product, follow them up properly. Especially yung mga products natin, minsan may healing manifestation. Dati ang arthritis sa kanan lang. Uminom nyo si 24/7, napunta sa kanan. O kaliwa, pareho na. May ganun ba minsan? Yes. Minsan, umuubo. Nung uminom ng C24/7, lalong inubo. Yes. Tama ba? May allergy. Nung uminom ng C24/7, lalong in-allergy. Kasi healing manifestation to dahil nilalabas ng katawan ang toxins. So dapat, marunong kayong mag-follow up. Clear ba yun? Yes. Yan ang tatlong sikreto sa success in network marketing. Isa dito malimutan nyo, tapos kayo. Isa dito malimutan nyo, hindi kayo magsasucceed. Last na topic ko. Okay, 1, 2, 3, 4. Number five, merong tinatawag dito. Huwag niyong kakalimutan, number 5. Mag-goal setting. This is very important. Set your goals, please. Pag sabi mag-set ng goal, maglagay kayo ng deadline kung kailan niyo gustong kitain yung mga amount ng pera na gusto niyo kitain. Halimbawa, by June 2012, dapat nag-50,000 pesos na ako a month. Dapat may goal kayong ganun. Nakuha niyo ba siya? Hindi pwedeng mag-networking kayo na hindi kayo nag-goal set. Ibig sabihin, wala kayong pangarap na mag-income. Kasi mapapagod kayo sa kaka-recruit, hindi niyo masabi,
kung nasaan na ang benchmark ninyo. Pangalawa, yung ibang nagkaroon ng kotse dito, I'm sure, yung mga nakabili ng kotse dito, sinet nilang goal sa sarili nila yan kung kailan nila mabibili yung kotse nila. Meaning, hindi nakabili ng kotse yan kung hindi sila nag-set ng target sa isip nila. So it's very important na mag-set kayo ng target sa isip ninyo. Bakit? Halimbawa, by June of this year, dapat global gold executive na ako. Now from January to June, dahil may target ka na gold executive, anong gagawin mo between January to June? Gagawa ka ng action. Why? Saan ang gagaling ang action? Sa goal. Minsan maraming tao kulang ang action kasi walang clear goal. Pag tinanong kita, bakit ka nagre-recruit? Wala lang. Dapat, kaya pag tinanong kita, bakit ka nagre-recruit? Apply, nagre-recruit ako. Kasi sa June 2012, bibili ako ng Hyundai Elantra. O kaya nagre-recruit ako ngayon. Ano? So saan galing ang action? Sa goal. Pag may goal ka, nagbibigay ng direction sa'yo. Tama ba? Umaga pa lang, iniisip mo na ilan ang kakausapin mo, ilan ang pupuntahan mo, ilan ang bibentahan mo, sino kakausapin mo. Kasi may goal ka na inahabol eh. Parang term paper o kaya parang research paper yan ng college o high school tayo. Di ba pagka sinabi ng professor, o 6 months from now, magpapasa kayo ng research paper nyo. During those months na bago magpasa, nagre-research ka na ba? Nagre-research ka na ba? So, ibig sabihin, yung goal, magpasa ng research paper, kaya may action ka ginagawa, binibigyan ka ng direction. Nagbibigay sa'yo ng target. Pag sinabi target, meron kang i-hit. Pag may target ka kasi, nagmamadali ka eh, pag malapit na siya. Tama ba? Ang mahirap na sasabihin nyo sa sarili nyo yung, I will become a global ambassador someday. Hindi mangyayari yung someday. Bakit? Wala po sa kalendaryo yon. Monday to Sunday lang, walang someday. It sets a target. Ano pa? Nagbibigay sa'yo ng motivation. Di ba, pag iniisip nyo ba yung goal nyo, nai-inspire kayo? Pag iniisip nyo ba yung goal nyo, nangigigil ba kayo? Pag iniisip mo yung goal mo, nung ako nag-network, pag iniisip mo yung goal ko, lalo ko nangigigil. Pag tinitignan ko yung brochure ng kotse, lalo ko nangigigil. Pag tinitignan ko yung dream board ko, yung dream board kasi dyan nakapaskil yung mga pictures ng goal mo eh. Pag tinitignan ko yung dream board ko, lalo akong nagigigil, lalo akong nagiinit, lalo akong gustong mag-recruit. Pag nadi-discourage ako, tignan ko lang yung dream book ko, yung picture ng mga goals ko, nagigigil na ulit ako. So yan ang binibigay sa inyo ng goal. Nagbibigay ng aksyon, ng direksyon, ng target, ng motivation, tsaka inspirasyon. Pag wala kayong goal, wala lahat ito. Meron man, pero mababaw at kukonti. Kaya pag-uwin nyo ngayong gabi, huwag nyo kakalimutan. Isulat dyan sa mga notebook nyo. Ano ang goal nyo this June 2012 or December 2012? Dapat isipin mo sarili mo, kaya ko to. Well, syempre, una, pag nagsulat kayo ng goal nyo, dapat paniwalaan nyo yung sarili nyo. Pinag-usapan na natin yan, yung believing in yourself. So whatever you write down in your notebook with regards to your goals, you should first believe that you can achieve those goals. Tapos pag tinitignan mo siya, nagigigil ka dapat. Ito yung lagi kong sinasabi. Dapat nagsiset kayo ng goal, you know why? Mga baliw nga, nagsiset ng goal, kayo pa kaya? Totoo yan. May kwento niyan, baliw. Ito, last na. Baliw, ha? May dalawang baliw. Final interview na nila kung makakalabas nila sa mental hospital. So yung baliw, yung patient A, lapit dun sa director. Sabi ng director, oh, patient A, para malaman natin kung magaling ka na at talagang paglabas mo dito ay magiging productive part ka ng society, here's your final question. Paglabas mo dito, ano ang unang-una mong gagawin? Sabi ni mental patient A, ako po, paglabas, maghahanap po ako ng magandang babae. Tapos, sabi ng director, liligawan ko po. Tapos, pakakasalan ko po. Sabi niya, galing ha. Sige, magaling ka na. Check. Binigyan ng discharge slip. Si B naman, tinanong. O, ikaw, mental patient B, para malaman ko talaga magaling ka na. At magiging productive part ka ng society. Paglabas mo rito, ano yung unang-unang mo gagawin? Ako po! Nako, paglabas ko dito, gagawa ako ng tirador.
At pagtitira doon ko yung mga bintana nyo dito. Pinahirapan nyo ako. Sabi gano'n, ah, hindi ka pa magaling. Eh. So, sabi niya, pumagsak. Sinabi ko lang may totoo. Masagita sila nung barkada niya ni A, kasi si A naglilipit na ng damit. Sabi niya, uy, ano bang ginawa mo? Ano bang sinagot mo doon sa tanong? Sabi ni A, ako, sagot ko, paglabas ko dito, paghanap ako ng babae, nililigawan ko, tsaka pakakasalan ko. Bigyan ako ng discharge slip. Eh, ikaw, ano ba sinagot mo? Ako, sabi ko kasi, paglabas ko dito, gagawa akong tirador, tapos pagtitiradorin ko yung mga bintana dito. Sabi ni A, ah, baliw ka pa nga. Sabi niya ni B, ano gagawin ko? Sabi ni A, ganito, 6 months from now, may interview ako rin. Malamang tanungin ka niya kung ano gagawin mo. Kopyahin mo na lang yung sagot ko. Gayahin mo na lang ako para makalabas ka rin. Sabi ni B, ano nga ba yung sagot mo? Paglabas mo dito, sabihin mo, ganap ka ng babae, liligawan mo, tapos pakakasalan. Sige, gagayahin ko na lang. So si B, for the next 6 months, walang minemorize kundi yun na. Paglabas ko dito, ganap akong babae, liligawan. Paglabas ko dito, magagap akong babae, liligawan ko, pakakasalan. Anim na buwan, tuwing umaga. Paglabas ko dito, babae. Ito na, after 6 months, interview na. Sabi ng director, oh, para malaman natin kung magaling ka na. Paglabas mo dito, ano mo naman namang gagawin? Ako po, paglabas ko, nako. Paghanap po ako ng babae. Sabi ng director, tapos, liligawan ko po. O tapos, pakakasalam ko. Ito kung tuwa na si Lee. Kaya rin yung director, wala nang ibang i-interviewin. Siya lang, kaya maraming oras. Sabi ng director, o pagkatapos, kung magpapakasal na kayo, anong gagawin mo? Sabi ni Lee, siyempre po, pag magpapakasal, mag-honeymoon na po kami. Sabi yung director, oh, tapos. Tapos, siyempre po, sabay na kaming maliligo. Sabi yung director, oh, tapos. Manyak pala yung director. Sabi naman ni Bill, siyempre po, sabay kami maliligo, tapos, uubaran ko na po siya. Sabi ng director, oh, tapos. Siyempre po, tatanggalin ko na po yung bra niya. Oh, tapos. Tapos, pag natanggal ko na po yung bra niya, kukunin ko po yung garter, gagawin ko tirador, pagtitiradorin ko yung pinakang rito. Ba't ganon? Kasi, yun talaga yung goal nung baliw eh. Pag balibalik tayo po kanyang kwento, goal niya talagang tiradorin eh. Tama ba? Kaya pag nag-set kayo ng goal dito, pag balibalik ta rin man, i-discourage man kayo ng maraming tao, hindi man naniwala sa inyo, dapat yun pa rin ang goal nyo sa AIM Global. Huwag kayo magpapapekto. Tama ba yun? Kaya pag gigilan nyo yung goal nyo, lituhin man kayo ng ibang tao, i-discourage man kayo, stick to your goal. Focus lang kayo sa goal nyo. Pasasaan ba? At darating din ang panahon, kayo naman ang magkukwento sa akin kung ano naman ang mga nabuhay nyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much. God bless you all. Happy New Year po ulit. Thank you.